umalis na ako doon. Okay. Okay. Noong 21 ako kasi yung culture parang okay naman pero hindi ko na gusto yung nangyayari sa networking that time. In one week pare. Ganun siya magsalita pare. One week kasi kilala ko to personally eh. One week lang pare. Partner grabe. Yung pera mo. Doble yan pare. Kung naaalala niyo yung ano, pinakaunang scam na lumabas noon is Frank Swiss. Pamilyar. Parang narinig ko na yan. Yung nagpakamatay pa yung asawa ni Ted Pailon. Welcome to Timawa Podcast. Move to your next level from being a mediocre to becoming the alpha of your life. Sa podcast na to, pinag-uusapan namin is all about personal development, health, relationship, money, finance, business, leadership. At sa episode na to, guys, grabe. Yan. Sobrang solid nitong episode na to. Kitang-kita nyo naman, no? Kita nyo naman, di ba? The most requested. No? Most requested to. Actually, naman. Napakarami nang nagko-comment talaga. Sobra. No? Ito naman yung next yung igis. Idol, si Idol. No? Ito na. Finally, napagbigyan niya tayo, guys. No? Sobrang grateful kami kasi napaka-busy nitong tao. Naman. Pero ngayon, nandito siya. No? Ang idol natin sa TikTok, Facebook, lahat ng social media platform, napapanood nyo to. No, napakalupit, napakahusay, MJ Lopez. Woo! Thank you for having me, guys. So yes. Of course. Let's go. Thank you, MJ. Ha? At yes. Nag-yes ka. Ilang beses na itong na-reschedule. Nangyayaring hindi nag-aalay ng schedule. Pero finally, yes. Finally excited kami bro na makakwentuhan ka namin ngayon, makausap ka namin. Kasi nga, madaming nagre-request talaga sa'yo dati pa. At ngayon, finally, natuloy na to. And for this episode, guys, hihimayin natin. No? Hihimayin natin, idadisect natin ang isang MJ Lopez. Bakit ba siya napaka-successful? Bakit ba siya ganyan? No, alamin natin mga principles niya, experiences niya sa buhay, strategy niya, discarte niya, mentality niya, lahat ay pag-uusapan natin. Okay lang ba sa'yo yun? Of course. Siyempre, I'm sure. Value. Oo, I'm sure masaya kang nag-share dyan, di ba? Kasi guys, sobrang sigat dito, TikTok, YouTube, Facebook. Ngayon, Facebook ang umaarangkada sa'yo, di ba? Oo naman. Diba? Million followers yan, brother. Yeah, and hindi naman nakakapagtaka kasi, grabe yung mga contents nito ni MJ. Ako bro, una kitang... Sobrang pro. Una kang lumabas sa algorithm. Team ko 2020. Tagal na, ang pinakanagustuhan ko ng mga content mo, yung tinitira mo yung mga network marketing na unethical. Tsaka yung competency parang mababa. Tapos networker ako, di ba? Yung maganda sa'yo, networker ka, pero sila yung tinitira mo. Kasi totoo naman, maganda ang network marketing. Yeah. Nagkaroon na lang ng negative ano sa kanya, di ba? Kasi niloloko, kunyari, kape tayo, tapos magpe-present. Yeah. O kaya, punta ka dito, attend pa lang training sa pilitan. Kaya doon ako nagandahan sa mga ganong content mo. Yeah, so welcome to Timawa Podcast, of course, bro. Thank you guys. So welcome, pag-usapan welcome. Natin, kilalanan mo natin si MJ. Siyempre, backtrack muna tayo. Ilan taong ka na ba ngayon, MJ? 32. Magkaedad tayo. Na? Batang 90s. 90s, yeah. So ikaw ba, kwento mo naman sa amin, growing up, ano yung mga, ano ka, rich kid ka ba? Rags to riches ka ba? Ano yung... Growing up, sobrang hirap actually. Okay. So katulong yung lola ko, nanay ko, single mom. Mm-hmm. So nabuntis yung nanay ko ng 16. So basically, noong araw, noong time na yon, pag nabuntis ka ng maaga at wala kang natapos, grabe judgment. Correct. Walang tatanggap sa'yo sa trabaho. Yes. So imagine, nabuntis yung nanay ko ng 16, tapos 1-year-old ako, yung tatay ko, sumakabilang bahay. Okay. Tapos doon siya sumakabilang buhay sa kabilang bahay. Okay. So hindi ko siya na-meet. Pinalaki ako ng single mom. Mm-hmm. So from there, for me, lahat ng success ko ngayon, doon umikot. Doon sa proseso nung nanay ko na family kami ng mahirap, family kami ng employee, pero because of a certain crisis, walang choice si mama kundi mag-business. Okay. Gumrind talaga. Grind talaga bro kasi walang choice eh. Correct. Walang tatanggap sa'yo so ano gagawin mo? Magbenta. Napaganda pa yun. Yun lagi kong sinasabi na in every crisis there's always an opportunity. Correct. Ganda na. Correct. Naging opportunity ni mama actually yung pagiging buntes. Kasi Laguna, di ba? Laguna. May kasabihan, pag buntes at buwan naman, no, kapag humingi ka ng tawad, kailangan pagbigyan kasi swerte. Swerte. Yung diskarte ni mama, gigising siya ng madaling araw, babaratin niya yung nagtitinda sa palengke. Okay. Tapos, may discount siya, ibabenta niya ulit. Eh di reseller. So hindi pa uso yung reselling, nag-resell na yung nanay. Oh, okay.
okay. Oh. Diskarte, no? So, yun yung upbringing ko. So, kinalakhan ko, yes, mahirap ang buhay, but bottom line, isa sa prosesong nakita ko, yung inventaryo, yung pagbabenta ng nanay ko, yung saya sa mukha niya pag nagbibilang siya ng pera. Kasi, ano eh, kaya ako, hindi ako after sa love life, kasi feeling ko upbringing yan eh. Mm-hmm. Kung ang parents mo ba, masyadong mapabebe sa love life. Lagi nagbabasa ng pocketbook, tapos nood ng mga telenovela. Ikaw, bilang bata, nagkahabol ka rin sa love life. Oh. Oh. Eh nanay ko, pag may manliligaw, galit eh. Niloko ko siya ng tatay ko. Oh. So pag may manliligaw, galit. Pero pag nagbibilang ng pera, pare. Ah, saya. Hey. Kasama ka nun. Kasama ka nun mga panahon na nagbibilang. Kasi wala akong choice eh. Oh. Bata ka pa lang, mga 2 years or 3 years. I was forced to be part of the process. Noong araw, galit ako. Oh, dapat naglalaro ako eh. Hindi ako dapat kasama, naniningil lang Avon, Natasha, Boardwalk. Ay, talo. Kompleto pala. Mga OG yan ah. Hindi dapat ako kasama, kaya lang, wala eh, walang maiwan sa bahay. Kami lang dalawa magkasama. Kasi pinalayas kami bro eh. So mahirap na yung buhay namin. Nung nabuntis si mama, pinalayas pa. Lalong umirap. Wow. Grabe no. Maraming training. Actually, isa yun sa mga talagang ano, malaking epekto sa atin while growing up. Ano ba talaga yung kinalakihan natin? Ano yung nakikita natin? Correct. Ikaw, bata ka pa lang, nakikita mo na about pagbebenta, about pera, about sales, diba? Grind, hassle, no? Kaya no wonder, itong mga ginagawa mo ngayon, nakikita nila sa social media, basic na sa'yo yan eh. Expose siya, bata pa lang. Expose na eh. Ito na ako, bata pa lang batak eh, diba? Batak na bata kasi diba ang kasabihan sa Pilipinas, pag bata, ay, huwag kang sumama sa usapan ng matatanda. Kaya lang, in reality, wala ka namang matututunan sa kapwa mo, bata. Correct. Kasi anong lingwa ko? Laro lang. What's the language, di ba? Ang advantage ko, hindi mga bata kalaro ko, puro matatanda. Singilan ng... Alam mo yun, nakikita ko nagne-negotiate nanay ko. Tapos gagamitan niya ng emosyon para masingil niya. Kasi ibon pa utang eh. So doon ako natuto na subconsciously na pick up ko yung process. Okay. Yung lagi ko sinasabi sa social media eh. Pag ang nanay mo magaling magluto, dalawa lang yung pwede mong puntahan. Magaling kang kumain o magaling ka rin magluto. Tama. Magaling kang kumain in a sense kapag naghihintay ka lang ng luto. Kung hindi mo tinitingnan yung proseso. Pero gagaling kang magluto kung oobserbahan mo paano magluto si mama. Disney princess ba siya? Kumakanta ba siya habang nagluluto? Parang ganun. Ayos. So, okay, growing up, nakita natin, narinig natin from MJ. No wonder ganyan siyang agaling kasi bata pa lang, kasama ng nanay. Yun yung modeling mo eh, no? Hustler, grind, hustle, sales, marketing, at a very young age, exposed ka dito. Ngayon, so nakagraduate ka ng high school, college, tama ba? High school. High school lang. Tapos college. Hindi na. Anong ginawa mo after 16 years old? Kasi nung 16 ako, basically, nag-network. So, yumaman si mama. Okay. So, yumaman kami. So, hirap. Naranasan namin yung sobrang hirap. Tapos, unti-unti, nagbabago yung buhay. So, ang thinking ko, may tama sa ginagawa ni mama. May tama sa ginagawa ni mama. So, doon ako namulat sa reality. One example, hindi ko to nilalahat. This is from my own experience. Okay. Lahat ng mga kamag-anak namin college graduate, na ang gaganda ng trabaho, nilalait si mama. Okay. Ang sama ng ugali nila kay mama. Pero pag walang pera, nangungutang kay mama. So ang thinking ko, si tendera, na walang uniforme, walang diploma, mabait. Mas gugustuhin kong gayahin yung nanay ko kesa gayahin yung mga kamag-anak ko. Yes, okay. So nung bata ako, lumaki ako, thinking ko, pag naka-graduate ka siguro, nagiging judgmental ka. Siguro hindi lahat yun, hindi ko nilalahat. Nagkataon lang siguro na yung kamag-anak ko, lahat ganun. Wala akong magagawa. Lahat. Shoutout to you. Real talk lang. So ang nangyari bro, yun yung reality. So nakita ko, may bagsakan nga ako sa mga ano ko eh, sa mga seminar ko, I've been a rich man and I've been a poor man. They will always just rich. Diba? Kasi naranit lang ako sa ano no, sa Wolf of Wall Street. So anyway, noong 16 ako, diba, ayaman na ni mama. Na-invite kami networking, bro. Okay. 7th floor ng Ortigas. Alam mo na, nagsisigaw sila, payaman. Power. Siyempre, power talaga. Siyempre kami,
ang the main reason why naging successful si Mama, I think it's not about the right decisions eh. Mm-hmm. It's about nakuha niya yung tamang decision kasi ang daming beses na nagkamali. Ooh, so maraming beses kami naloko talaga. Mm-hmm. Hindi na lang nakukompute pero grab ng grab. Okay. Mm-hmm. Kasi ang sabi ni Mama, mas okay mawala ng pera kaysa madali. Mm-hmm. Kasi ang pera kikitain mo ulit eh. Correct. Yung time hindi mo kikitain pabalik. Tama. Correct. Madelay ng oras or panahon sa success, ganun? Oh, madelay ng panahon kasi okay. Parang ganito. Merong isang platform. Mm-hmm. Yung isang platform na yan, gagastos ka ng pera. Correct. Ngayon, ang thinking ni Mama, kung nagdududa ka, i-grab mo na agad. Mm-hmm. Kung scam yan, bukas alam mo na. Isa naman isang taon mo pang iniisip, okay ko yun. Tapos pa okay, may regrets ka pa. Yung, mahal yung stress mo eh. Oo, oh, tama. Laging sinasabi ng nanay ko, mahal ang stress. Correct. Mm-hmm. May pera sa happiness. Mm-hmm. Mahal ang stress. So no 16, invite. Grabe, power, payaman. Mm-hmm. Sinidrawin nga kami ng bilog-bilog. Eh, yung bilog, tao. Mm-hmm. Okay. Eh, tinignan ko yung katabi ko, ang daming bilog. Alam ba, mayayaman tayo. Eh, pata ako, aggressive ako. Oh. Tingin ko sa bintana, ang daming bilog. Payaman tayo dito. Ganun. What happened was, ginarap namin, okay. Na-close ni Mama yung deal sa isang malaking bus company sa Philippines. Mm-hmm. Sa Laguna. Okay. To be exact. Okay. Ang produkto ng networking na yun, pampatipid ng gas. Mm. Oh, so kinuha namin yung depo, na-reserve namin sa amin buong Laguna. Mm-hmm. Amen. So that's around 2.5 million year 2006. 16 ako. Mm, malaking amount. Malaki yun. Correct. Malaki yun. 10 piso na ano ngayon eh, Malboro. Mm. Oh. Noon 0.5 eh. Oh. Yung lote ngayon 100 million, 10 million noon 5,000. 10,000 lote. So yung buying power ng pera mataas. Oh, yung 2.5 million laki from na. Rags to riches, malaking pera yun. Oh, correct, correct. Ang good news, 1 week, sarado na yung kumpanya. Oh. Wala kami nakuhang products. Uh-huh. So first time ever, yung nanay ko, nakikita kong umiiyak. Uh-huh. So to corny as it sounds, ako, wala akong masyadong pake sa tropa. Sorry ah. Uh-huh. Hindi ako people pleaser eh. Uh-huh. So hindi ko piniplease yung tropa ko, di naman sila nagpapakain sa akin. Tama. Yes, correct. Tama. Eh yung nanay ko, siya yung bumuhay sa akin mag-isa eh. Tama. Siya yung hinahangaan ko. Wala akong tatay. Siya yung tatay ko. Correct. So siya yung tinitingala ko. Tapos makikita mo araw-araw, gabi-gabi umiiyak. Mm-hmm. So parang, hindi ko kaya. Okay. Parang kung sa lahat ng didibdibin ko, parang masikip sa dibdib. Mm-hmm. Kailangan ko kumita ng pera. Mm-hmm. So ang decision ko noon, nag-backtrack ako, ano nagpapasaya na sa nanay ko? Pera. Pera. Yeah. Pera. Pag nagbibilang. Pili ko lahat naman eh. Iba yung kutitap ng mata pag nagbibilang eh. Hindi mo pwedeng yakap-yakapin yun. Anak, pera. Hindi pwedeng yakap-yakap lang sa kanya. So I decided, magiging milyonaryo ako. So I started selling EMA. I started selling yung ibang business namin sinaloko, yung Chinchan Subi, El Creme Keting ko, Jowly Creme Mena, Shampoo ng Kabayo. Basically, di ba sa mga products? Lahat. Nag-traditional business ako. Okay. Tapos na-invite ulit ako networking. Yan. Tapos, sobrang galit na ako bro. Kasi, ito, real story. Nakakatawa to eh. Okay. Rento ko dito. Ilan taong kanyan? 16. Pero parang tropa lang kayo ng nanay mo, no? Oh, parang tropa lang kami. Hanggang ngayon. Minsan na pagkakamalan pa nga kami. Magjowa. Magjowa. Magjowa kami. Bilin mo naman ako nito. So, ito na. Na-invite ako. Sabi ng tropa ko, pare, grabe ito. Sabi ko, alam ko na yung grabe na yan. Alam mo naman na loko. Ako, thinking ko, pag invite ako sa networking, suntukan agad eh. Kasi na-scam kami. 2.5 million eh. So, thinking ko, suntukin kita pag nagkita tayo. Parang gano'n. Pero sabi ng tropa ko, may magic word eh. Pare, grabe ito. Maraming chicks. Pare, ako, walang kahilig-hilig. Punta ako agad. Walang kahilig-hilig, ha? Wala. Nakalong aslib. Daming. Daming chicks eh. Pagdating ko doon, pare, scam. Hotdog party pala. Okay, lalaki. Apat kami, lalaki. Okay. Imagine mo, apat kami, lalaki. Ang laki ng office. Ganda, ganda. Kami ilaw, pero apat kami. Tapos nagsisigawan sila, payaman. Sabi ko, payaman. Yung katabi ko mukhang pahirap. Kapila, amoy pahirap. Tapos yung speaker, pare. Alam mo yung feeling, pakiramdam na kakain lang siya pag bumili ako. Tatlong buwan nang walang kain. Yung hikaos talaga sila, ganyan. Pero parang, ito yung mga networker na gipit. Oh. Nung time ko nga, na, nung una nga kami na-invite lahat, unat eh.
Unat na unat, pare. Talaga nakasubab yung buhok. Grabe. Ang nagkit. Sige, unat na unat sila eh. Pero, para galit nila mga alo, millennials. Hindi nila abong na. Mga Gen Z swab. Batang 90s swab. Pomido na yun. Pomido. In today's time, pomido yun, guys. Unat na unat. Ito mga to, pininvite ako. Pare, mukhang walang kain. Sabi ko, mali yata itong pinasok ko. Tapos, nagsalita na yung speaker. Sabi, gusto mong umaman. Ako lang tinitignan. So, isip-isip ko, malamang ako lang hindi member. Uyog ako. Nag-isip na ako ng exit. Sinong sisiguhin ko dito? Paano ko tatanggi? Tapos sabi sa akin, gusto mong umaman. Sabi ko, pare, yayaman. Ilan lang kami dito, yaya? Ano to, secret lang? Ay, tayo lang? Oo! Sa pinilo sindikato. Parang secret lang ba to? Ano to? Ano to? Illegal ba to? Sige nga, discuss. Apat lang. So, sarado ang utak ko. So, I was judgmental. After 6 months, na-invite ako ulit. Para yung nag-invite sa akin, may kotse. Okay. Iba na to, ha? Hindi na to yun. Oh, yun pa rin. Same. Tapos medyo may laman na. Nakakakain na ba? Nakakain na. So pagdating ko, pagdating ko doon, nainggit ako. Kasi nakakotse na to. Kung kaya niya, kaya ko din. Pogi ako sa kanya. Pagdating ko doon, medyo bukas ng utak ko. Bukas na. So pinakinggan ko. Ako, nung unahan ko na yung speaker, oh, alam ko yan. Pag nalagay mo dyan, alam ko na yan. Yayaman ako dito. Kailangan lang pala may kotse. Kailangan may kotse pala yung mag-invite. Ang pere. Nanay ko ang pera. So, eto na. Nung i-close na yung deal sa akin, bumalik sa akin. Okay. So, kahit pa nabukas yung utak mo, that doesn't mean bukas na yung puso mo. Tama. So, singilan eh. Parang, naalala ko pa rin iyak ng nanay ko eh. May traditional business naman ako eh. Ano business mo during that time? Yun, Divisoria, saka Yema. Okay. Ang naging problema ko lang sa Yema, hindi ko siya kayang i-leverage. Okay. Kasi, may limit yung supply. May limit yung supply. Hindi kayang supplyan nung supplier ko yung gumagawa. Demand. Kasi pag nag-hire na siya, iba na timple. Iba na yung timple ng Yema. So, nag-fail yung Yema business na yun. Kasi, marirealize mo sa pagtitinda, lahat lang tayo may 24 hours a day. Correct. Napapagod. Yes. Correct. Napupuyat. Sasaktan. Pinapaasa. Maluloko pa. Bibili daw, di naman bumili. Ilibri mo pa ng kape, di ba? Egul. Egul ka ba? Egul. Okay, no? Na-realize ko, kailangan kong i-leverage yung ano, yung Yema. So, ni-networking ko yung Yema. Naghanap ako ng mga teacher kasi ang teacher ang gagaling magbenta. Sa estudyante. Na-realize ko sa akin kasi basic yung pagbabenta. Hindi ko lang kayang is... kunin yung goal ko na million sa Yema lang. Hindi kaya eh. Hindi kaya. Ilang milyong Yema ibebenta ko, magkano lang tubo. Magkano lang. Diba? So, nileverage ko. Ginawa akong networking. May tiga-benta akong teacher. Ang problema, nung lumaki na yung supply, nag-iba na lasa. Kasi marirealize mo, parang one major principle doon, okay, mahalaga yung supply sa business. If you want a sustainable business, kailangan duplicable yung product. Correct. Duplicable yung product. Correct. Quality. Correct. Kasi hindi natin alam yung nag-hire siya ng ano empleyado. Siya, pag nagluluto siya, la-la-la-la. Kinakantahan niya. May pagmamahal. Wala. Isa iba eh, di ba? Yung isa, di mo lang alam dahil sa'yo. Hindi makaka. Hindi asama ng lasa na masalimuot niya. Di ba? Yung kanta kayo pa rin sa taxis pa rin. Tama. So, ayun na. So, from there, sabi sa akin yung speaker, di ko makakalimutan. Pare, wala namang mawawala sa'yo eh. Wala ka na eh. Tama eh. Alam mo yung ano, yung nag-init yung tenga ko. Narilto ka. Tapos tinamaan ako ng ego. Tinamaan ako ng ego na time will come. So magaling ako sa'yo. Parang gusto kong mag-gigante sa kanya. Parang magiging top 1 ako dito. Parang ganun. It so happened, after 3 years, naging top 1 ako ng kumpanya. Wow. Nice. Pwede ba banggitin ko anong kumpanya yan? OG yan eh. Okay. Tagal na yan ha. Napapunta rin ako dyan sa Metro. Bata pa ako yan eh. Mas grade school ako yan. So, kaya pala kita. I was part of it. Kaya lang, syempre, hindi ko na pwedeng banggitin yung mga nangyari. So, doon ako nang galing. Okay. Isa ako sa mga nauna-unang M Club.
Okay. Ito, 16 ka pa rin ito. Okay, 19. Kasi 3 years after. Ano, mga nasa 20s ka na 19, yan. 19. Tapos, ano na? Second million ko, 21. Okay. So, so naging successful ka. Millionaryo ka ditong... Yeah. Tapos, at umalis age na 19. Ako doon. At age 19. Mm. Umalis na ako doon. Okay. Okay. Noong 21 ako. Kasi, yung culture, parang, okay naman, pero hindi ko na gusto yung nangyayari sa networking that time. Okay. Yung 2011, doon na uso yung scam eh. Mm-hmm. Di ba ang networking kasi binary. Ang ginawa nila investment scheme. Mm. Okay. Kung naaalala nyo yung ano, pinakaunang scam na lumabas nun is Frank Swiss. Pamilyar. Frank Swiss. Yun yung nagpakamatay pa yung asawa ni Ted Pailon. Yun yun. Mm. Para ganito sila mga... So parang siyang ano, Ponzi? Oo, oh, ganito yung diskarte nila. Discuss ko lang para okay. aware yung mga Para aware sila. Kasi noon, hindi pa uso website. Hindi okay. pa ganun kadaling gumawa ng website. So, baliw yung tao, may website. Pag gumagalaw yung pera sa website, parang pera ako. Kahit ano lang naman yung graphics. Kahit fake lang, kahit fake. So, merong isang scammer, ang ginawa niya, dollar. Nasa ibang bansa yung may-ari. Pero siya may-ari. Kunwari lang. Tapos, para invest ka $15. Ganon, $15 lang pare. In one week pare. Ganon siya magsali pare. One week ako kasi kilala ko to eh, personally eh. One week lang pare. Partner, grabe. Yung pera mo, doble yung pare. In one week? One week lang pare. Ganon, talagang may exact an intonation. Consistent. Passionate. So, passionate. Kasi magawin, ganito gawin mo pare. Invest mo ngayon. Tapos balikan mo ako ng 3 days. I-withdraw mo. Mm-hmm. Eh ngayon, yung $15 na in-invest. 3 days. 30. Pare, tingnan mo. Hindi, 1 week yung ano eh. Okay. So, tsamba-tsamba daw. Pare, 3 days, tingnan mo. Tumubo na ng $5. Pare, sabi ko, to, grabe to. Power. Kayaman tayo, pare. Partner. Withdraw mo yung... Withdraw mo yung $5. Mm-hmm. Bukas na sa account mo na yun. So, yung sistema. Tetestingin naman nila ngayon. As hindi, siyang otetestingin niya. Withdraw sa harap niya. Alam, okay na. Siya magde-deposit nun. Oo. Mano-mano. Saan galing yung 5? Doon sa 15. Ponzi scheme. Saan mo na bahay mo, pare. Yun na, hanggang sa umikot. Ponzi scheme nga. Ponzi scheme nga. Tapos alam naman natin, pag ganun, nakakalusot yan eh, especially nung araw eh. Marami siyang pera, lusot siya. Nakalaya, nagtayo ulit ng scam. Ganun lang eh, tayo lang nang tayo ng scam. Alam na ng tao yung Ponzi na investment. Nauso ngayon yung monoline kung tawagin. Ano naman yung monoline? Diba, ang networking kasi, left and right. Yan. Binary. So okay yun, okay yung binary. Ito problema, ginawa nilang walang left. Mabor right isang lang. Isang linya lang. Okay. So imagine mo, pag unahan mag-join. Wala nang balanse eh. Automatical paglagay mo. Paglagay mo, automatic may magkakaroon sa ilalim. So kailangan magpasok ka ngayon. So automatic. So ang nangyayari, yung kukuha na ng income, yung kasunod. Yung nasa ilalim lang. Nasa ilalim. Ponzi pa rin. Para nilagyan lang ng kunwari may pumasok. Pero technically, parang investment scheme pa rin. Tapos bibili sila ng ano, produkto. Ang produktong tigsa 50 pesos. Minsan, okay. 20 lang ang puhunan ng kape. Bebente na lang ng 2,000. Bakit ko alam, pare, supplier ako ng kape. Diba? So sa amin nagpapagawa. So okay. we know. I alam ko ang domain ng networking. Kaya nga ngayon, I'm trying to be the new face of it. Kaya nga tawag na sa akin, new face of networking. Kasi ako lang yung makikita mo sa social media, hindi ako nagpapakita ng pera. Hindi ako nagpapakita ng kotse, ask me how. When you flex, ito thinking ko bro, when you flex. When you recruit. Walang masamang mag-flex. Pinaghirapan mo yan. Correct. Pero wag mo i-flex and then ask me how. Because, kasi asagwan eh. Asagwan, wag mo ipakita yung pera. Ako bro, ang pinapakita ko rin naman yung result eh. Pero ang pinapakita kong result, hindi yung pera itself. Kung ano yung kayang bilhin ng pera na magpapasaya sa'yo. So pag tinignan mo mga leaders ko, when they create content, ang flex nila, selfie, kasama magulang. Lifestyle. Kasama pamilya. Yung may mga pamilya, kasama anak. You show them what money can buy. Not the money itself. Ganun bro.
Kasi alam ko lahat ng domain ng network. Alam ko. Yung way ng pag-recruit, alam ko. Yung pangako, langit at lupa. Lahat yun. Dinaanan ko yun lahat eh. Naging upline ko yung mga ganun. Naging crossline ko. It's like, may banat pa nga. Ano, pare, 1% effort ka lang. 99% effort. Bullshit. Di ba kalukuhan? Power. Ayoko na. Palung-palu yun ah. Nang ganun. Oo. Ba't ka nare-recruit tayo 1% effort ka? Huwag ka na mag-join. Oo. Dito kailangan sa organization ko. Alam ko value ko eh. Oo. Alam ko value ng kumpanya ko. Bakit 1% ka lang? Di pwede. Oo nga. Tama. Parang malolobot na iPhone yan. Okay, so during that time, no, 19 years old, you earn your first million. Tapos nagka-problema, naglabasan na itong mga gantong issues. Oo, issues, no. During that time, pati ba yung pwede ba pag-usapan to? Wag na. Pero nung time na yon, nagkaroon na rin ng culture na hindi ko gusto. So, hindi ko gusto yung culture. Wag na natin. So, wag na lang natin siyang idig dito. Okay. So, move forward tayo. Okay, so, 19 years old, nangyari tong mga to, medyo hindi ka na-aligned with the company. Anong sunod na nangyari ngayon? So, 21 ako noon. I was earning a lot, pero binitawan ko yon. And I decided to do real estate. Okay. So, napansin ko kasi sa mga fellow networkers ulit, ang galing namin gumawa ng pera. Pare, ang galing natin sa pera. Magaling. But going back, nung 19 ako, Millionaire's Club, nag-iiyakan kami sa stage. May music, I would find my way, I would go the distance. Papapaiyak ka talaga. Nag-iiyakan kami, pero hindi dahil proud. Nag-iiyakan kami kasi lahat kami, walang pera. Bakit? Ganun, parang, Millionaire's Club, pare, nasan million mo? Di ko nga alam eh. Okay. Kasi the culture was spend. Oh. Alam yung networking, especially nung initially. Kasi kailangan mo magyabang eh. Flex. So kailangan mo magpa-party lagi, kailangan mo mag-inom. So ang nakita ko na culture is, lahat ng kasama ko, ang daming sports car. Okay. Daming kotse, walang bahay, walang pahupahan, walang income. Okay. So pipilitin ka ng upline mo, leader mo na bumili ka? Kailangan. Pag hindi mo ginawa, anong gagawin? Ha? Bubulihin ka kasi tinan mo si yun, magaling nga magsalita, wala namang kotse, it's hindi ka belong. Kulturyo kasi kultura. Noong time nga na yung bawal mag-suit eh. Ha? Bawal ka mag-long sleeve, kailang t-shirt ka lang. Yun yung brand, kanya-kanya kasi yung branding per company. Ako ngayon nagpauso sa actually hindi naman, di ko naman kina-claim sa buong Philippines. Pero isa ako sa nagpauso ng suit. Nang suit ulit, binabalik yung klase. Kaya pagpunta mo sa office ko, yung culture, parang nandito sa space na to, tapos lahat nakasuit. Kasi welcome sa akin yun. Gusto ko yung gano'n kasi gusto kong iangat ng mga lalaki yung standard nila sa sarili nila. Hindi lang babae ang kailangan dumamit ng maganda. Tama. Eat, live well, eat well, dress well. Correct. Yung nagiging sabi sa mga kalalakihan. For you to increase your value. So sila, ang culture nila, plain t-shirt ka lang pero sports car, ganun? Ganun. Kasi babasagin mo yung employment eh. Ilog ka. Ganun mo ako, wala akong natapos. Ikaw, employment ka. Laka ka pala. The way people close deals, kaya nga ang daming galit sa networking eh. Because to be exact, ang nangyari, imbes na it's a collaboration na ikaw, empleyado ka, tulungan kitang magkaroon ng time freedom. Hindi eh. Empleyado ka, wala ka eh. Parang, ima-downgrade yung isa. Para umangat yung isa. Because the idea to close deals before is, gagamitin mo yung ego nila para mapajoin mo. Yayabangan mo hanggang sa mainis sa'yo, kaya magjo-join. Yun yung kultura. Which is, hindi ko na nagustuhan. So, nung time na yon puro gastos. And then napansin ko, pag nawala ng pera, benta kotse. Nasa na sustainability. Going back, nescam kami ng 2.5 million. So I know na itong pera ko, hindi to habang buhay. Hindi ako sure kung hanggang kailan to. Okay. So no, lumapit ako sa nanay ko, ma, anong pwede kong gawin sa pera? Magaling ang nanay ko mag-mentor eh. Sabi niya, sino bang mayaman? Henry C. Bakit? Maraming mall? Sino pa? Yung si Tan, Lucio Tan, maraming lote. Manny Villar, maraming lote. Ibig sabihin, lote equals yaman. Bili ka lote. Bili akong lote. Lote. Yung katabi kong lote, tayong mga Pilipino, inggitero. Yung binili kong lote, yung katabi, nagkaroon ng building. Tapos nakita ko yung matanda, maniningil.
Tawag sa kanya, landlord. 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 Kailangan ko din maging landlord. Gusto ko yun. Para maganda yun. Oo, naniningil. Lord MJ. Oo, diba? Sarap. Hindi na networker. Lord MJ. So, yun na. Na-enjoy ko siya. Parang, ah, sa ganitong amount of money, meron kang ganito, kikita ka. Tapos, ang thinking ko sa real estate, pinagkakakitaan mo yung lote, pero pwede mong ibenta. Tsaka sa'yo pa, magamang pang matagalan, diba? Yun pa, sa akin pa. Tapos, emergency, pwede kong gawing collateral para tayo ng bagong negosyo. Correct. Oh, yun yung maganda. Eh, walang taksang loan. Oo. Agree. Walang taksang loan eh. So, isipin mo yon na ginamit mo tong real estate mo para makautang to build another business. Yung business na yon mag-generate ng fund to buy more real estate. Oo. Shit! Ito na yung formula. Ito yan. Robert Kiyosaki. Ito na yan. Ito na. Ito yan. That is money. Yeah. So, anong nangyari nun? Bago ko pa mabasa yung Rich Dad Poor Dad, relate na relate ako. Tama ka. Singkit ka rin na yung magaling ka. Na-validate yung discarte mo. Na-validate. Ang galing. Tama. Tama pala yun. Okay. So, nasa 20s ka nito. Ano na ngayon nangyari? So, umalis ako ng networking. 21 ganyan. No? 21 ako. Okay. Tapos, real estate, back to traditional business, 24, na-involve na ako sa pag-to-talk sa mga insurance company, sa mga real estate companies. Kasi nga, nakita nila na ako may experience na networking para. Hindi mo masasabi na biglang 2,000 downline mo, 3,000. Yung iba hindi mo nakilala eh. Makikita mo sa Alsada upline, uy! Sino yun? So, kaya ngayon, pag may nagpapapicture, parang hindi siya bago. Medyo sanay na ako kasi before pa, parang upline, o sige, downline, sino po? Rockstar ka sa'yo. Oo, kasi parang sikat ka dun eh. Ang dami mong downline eh. So, ganun, sanay ako mag-handle ng tao. Tapos, nakapag-build kasi ako ng sarili kong sistema. Sa pagko-close ng deal. Isa ako sa mga nagpauso nung magsusulat pabaliktad. Pero ang labang ko nun, hanggang ngayon kaya ko yun. Kaya ko yun. Lahat ng angulo, pare. Pati patagilin. Pati ganun. Pag-represent. Lahat. O, sa kami sa mga founder nun. Kasi minsan, pag sulat mo palang pabaliktad, sasabihin ng prospect, gusto na magbayad eh. Take my money. Parang ganun. Iba yun eh. So yung matutubog sumulat ng pabaliktad. Sa ano ako eh, dumadating sa point na nagko-close ako ng 37 deals sa in araw. Wow. Kasi wow, nagko-close ako ng deal 5 minutes hanggang 10 minutes. Yung kasi ang haba eh. Didiscuss ko yung products. Di na. Within 5-10 minutes na ho-close mo. Once and needs agad. Ano pangarap mo? Kamusta buhay mo? So nanguhulo. Natutunan ko yung proseso ng pagko-close ng deal. Yung pinakikiramdaman mo yung tao. Kasi minsan ayaw niya mag-open eh. Correct. So ang ginagawa ko noon, ako yung nag-open. Tapos pag in-open ko yung family ko, kumurap, family. Tinatanda ko yun. Medyo natitrigger siya sa mga words. Tapos yung, di ba, ang hirap mag-employed. Okay, employed. Nasa utak ko na yun. Tapos kakamustahin. Pag nauna ako nag-open, mag-open din siya. Ako musta sa'yo. Correct. In-open na niya. Ngayon, meron na ako in mind na pitch. Alam mo na kung paano tatayin. Alam ko na yun. So, hinahanap ko yung hurt. Yung pain. I will heal the hurt. Ganun na kasimple. Kukunin ko yung puso niya. Mas mamasahihin ko ng konti. Babalik. Pag matigas, iba. Kukunin ko puso. Kaya ako puncture ko. Pusok-pusokin mo muna. But yeah, I was able to create a system around closing deals. Yun yung tinuturo ko sa real estate. Yun yung tinuturo ko sa insurance. Noon yan, natatawa ako kasi nung nagtuturo ako sa insurance before kasi hindi pa uso yung investment. Insurance lang. Insurance lang. Life plan. So, isa rin ako sa mga founder nung, alam mo yun, nung medyo hindi magandang way. Kasi networker ako eh. Wala namang ibang way to close deals. Eh, di ba, na-hit din yung ano, na-hit din yung insurance. Kasi, toxic kasi na marketing. Kasi, pare, imagine mo. Nasagasahan ka mamaya. Paano yung pamilya mo? Paano pamilya mo? Pare, paiiyakin mo yun, di ba? Isa yun sa mga tinuturo ko na yung before. Yeah, may iPhone, walang ipon. Ay, mga ganun. So, it's Nagigil trip ka. Tapos, yeah. So, pero, I was able to create value. Pero nung time na yon hindi ako nagpapabayad. Sharing lang. Passionate ka lang. Kasi ang thinking ko before, kung gusto mong kumita,
ng million sa pagtotok, gawin mo siya ng parang binabayaran ka ng million kahit wala kang income. Okay. Okay. Gets, gets, gets. So talagang ginagalingan ko. Kasi di ba nagkukwentuhan tayo kanina na parang back to basic tayong lahat. Ako hindi ako back to basic, lagi akong basic. Kasi ang mindset ko ganito. Nakarating ako kung nasaan ako ngayon dahil sa skills ko, sa mindset ko, saka sa principles ko. Okay. At na-build lahat ng meron ako doon sa basic, okay, doon sa paglalatag, sa pagsusulat ng pagbabalik, at pagsusulat ng pabaliktad, yung fundamental, yung pagbebenta. So ang thinking ko, yung mano-manong pagbebenta, yan yung classroom ko. So bakit ako aalis sa classroom ko? Diyan ako gumaling. Correct. So parang ang thinking ko parang medyo competitive kasi ako by nature. Okay. So nakikita ko yung ibang mga speakers. Uh-huh. Ang thinking ko, bakit trending si MJ Lopez kahit walang issue? Uh-huh. Bakit lumalaki yung Facebook ko, TikTok ko, nang wala naman akong binabasag na ibang tao? Wala akong clout eh. Kasi nakaka-relate yung tao. Kasi kung mapapansin mo, yung hindi lahat ng speakers, yung iba kasing speaker dyan, pedestal na yan eh. Correct. Leverage na yan eh. So ano sineshare mo? Wala ka nang masyado na isashare. Ang sineshare mo, past experiences mo pa. Baka 10 years ago pa yan, baka 5 years ago baka pa yan. Baka hindi na relevant. Oo. Samantalang ako, kahapon lang may kausap ako eh. Kanina lang may kinulos akong deal. So pag nag-discuss ako mamaya, may bago akong isashare. May bago akong knowledge. Correct. Kaya laging relevant, laging pag may nakausap akong ahente, tama talaga. Kasi nga, kanina lang nagbebenta ako eh. Kanina nagbebenta ako ng kape, wala akong pake. Sabihin, yaman mo na, ano? Pag mayaman, bawal magbenta? Pang pantolgate din to, pare. Tama, diba? Tama. Nagbebenta ako kahit mano-mano, tigay isang products, ako, papadala ko. May tao na ako, tiga padala, o padala mo yan. May leverage na akong konti, o sayo, konting percentage, pero may tubo pa rin ako doon. Retail ko yun eh. That's my pride. My pride, bro, is I'm always doing the basics. Yan yung akin. Kasi doon ka gagaling. Doon ako gumaling. Tsaka effective ka pa rin. Saka pagbalik mo, saka ako bro, sa leadership ko, kahit anong sabihin ko sa mga tao ko, wala silang masabi. Kasi I work harder than everyone. Yeah. Ganda nun ah. I work harder than everyone. Wala ka nung sabihin ko, guys, punta kayo sa office. Pupunta sila. Hindi ko na kailangan magalit. Minsan nga, ako ah, honestly ah, sa leadership ko, upo lang ako sa office. Minsan nga, di pa ako nagsasalita, umiiyak na yung iba eh. Kasi sabihin ko, okay, mag-meeting tayo ngayon. Bago ako magsalita, sabihin nyo na, baka may mali kayo. Aamin na yun lahat. Sir, kasi ganito. Kasi nga, hindi mo na kailangan magalit. Hindi mo kailangan basagin. Hindi mo kailangan magtaas ng boses. Because they know for a fact na umaga pa lang, alas 5 pa lang, tapos na ako mag-workout eh. Alas 6, nagko-coaching call na ako. Alas 8, tapos na ako. Tapos na ako sa mga iba kong trabaho. Naka-schedule na yung posto. Sila yung iba, magsisimula pa lang ng araw nila. Gigising pa lang. Oo, so ang thinking ko, ito ako bro. Hindi ako humahataw para matulog at para magpahinga. Okay. Humahataw ako, ginagalingan ko, so I can do more of the things that I love. Ganda. Like ito, gusto ko to eh. Ganda, gusto ko to, mahal ko to yung ganito, nagsishare ng value. Dahil makasaya natin. Correct. This is what I love to do. Yeah. So ako, kailangan ko ng leverage, hindi para matulog sa bahay. Gusto ko ng leverage, meron akong media company ngayon, para nag-e-edit sila doon. Tayo, nagpa-podcast, kasi gusto ko tong ganito. Kasi feeling ko, marami pa akong information na mapipiga pag tinanong ako. Ganda nun. Diba? Kasi may value to eh. Correct. May value to, yung ganito na lahat tayo nag-spend ng time eh. Lahat tayo may kanya-kanyang experience. Correct. Lahat tayo may kanya-kanyang relationship problems. It could be with the people around us, with our friends. Lahat tayo may business problems eh. And itong energy na nakakreate natin dito, maya-maya lang may lalabas na bagong tanong eh. Maya-maya lang may lalabas ng value eh. Correct. Kasi, we are here, umupo tayo, someone took the initiative to invite me. But at the end of the day, it's just doing what you love. Yes. Kasi saya, kahit kayo, nag-observe ako doon kanina, saya nito mga ito, mukhang maganda usapan mamaya. correct. Kasi parang na-invite na rin ako sa podcast na alam mong, umpisa pa lang, alam mong clout na eh. Sumasakay lang. Alam ko, okay. Kaya ako nito in-invite sa... Poto ka ngayon. Tapos, may mga itatanong to sa akin, okay. Alam mo yun? Iba kasi yung nararamdaman mo na pinipiga ka ng value for the audience. Yes. Parang ganito, parang...
nararamdaman ko na, okay, we are doing this for the audience. Yeah. Mm. Kanina pa lang, sa tanongan, parang, okay. So, energetically, nararamdaman ko na, okay, ito. Mm. Ito yung gusto kong gawin lagi. Mm-hmm. So yun, that's why I work hard. Yeah. Grabe, ako sobrang nagustuhan ko yung sinabi mo, MJ, na yun isang leadership na sobrang totoo, mm-hmm, na you lead by example. Yun. Kaya walk the talk. Oh, no wonder you're a very successful leader, manager, CEO of your company because practitioner ka eh. Mm. Yes. Tama ka eh. Kasi kami guys, sa mga nakikinig, kami, nag-usap nga kami, kaming apat sa Timawa Podcast na reset kami ngayon because for some reason, may tumama. Tumama eh, no? Yung industry, sabi nga lahat yan, lahat ng industry apektado. Diba? O kung feeling mo na de-drain kayo ngayon, baka may mali sa ginagawa niya. Hindi. Lahat talaga. Lahat. Mm. Lahat. Ang naging lahat challenge namin, ang approach namin is, siyempre leader na kami, manager, what we need to do is to expand our team, attract yan people, train people, coach and mentor them, na pumipitik-pitik naman ng sales, ng personal, pero, ng alam mo yan, mag-practice out there sa sales, sa field, pero hindi nakagaya ng grind before. Na ngayon, since hindi nag-work yung mga tao, hindi naman dahil hindi sila nagtatrabaho or what, it's just that apektado nga lahat, so wala rin mga kliyente, nahihirapan mag-generate ng sales. Kami ngayon, sabi nga, kailangan natin bumalik. Kailangan natin bumalik sa field. Nandun tayo ulit. Eh, kami pa, may sales bootcamp pa kami, di ba? Na tama yung sinabi mo. Kung gusto mo maging effective na leader, kailangan nandun ka. Kasi in that way, mas magiging empathic ka sa tao. Sa mas marami kang maishashare na bago. Oo. Oh. Okay. Araw-araw may maishashare kang bago. Oh. Hindi dating luma na yung tools mo. Oh. Kasi pag balik mo sa ano, kaya ka nasa top. Tandaan nyo to, ha? Kaya ka nasa top. Kasi may galing ka eh. Oh. Pero hindi siya na-fix na galing. Correct. Oh. May galing kang mag-adapt. Yeah. May galing kang mag-discover. Correct, correct. And correct. Maybe, kailangan yung bumalik sa basic para ma-discover mo yung bagong patterns. At yeah, para ito lang yung ginagawa namin ngayon. Correct. Mm. Saka, pag ikaw, alam mong magaling ka, alam mong kaya mong bumalik sa baba anytime, hindi ka takot mawala ng tao. Oh. Pag hindi ka takot mawala ng tao, mas magiging effective na leader ka. Yun. Kasi minsan attached tayo eh. Oh. Yun yung kalaban eh, pag leader eh. Oh. Pag attached ka, hindi ka makapag-decide ng tama. Oh. Correct. Pero kung hindi ka takot mawala sila, kasi kaya ko on my own. Nung nagsisimula ako, mag-isa lang ako dito eh. Bonus na lang nung dumating kayo, kaso ngayon, naging dependent ka sa tao. Diba? And I'm sure marami na ikinig dito ng mga leaders, kung insurance ka man, networking, or real estate na nakaka-relate dito sa pagdadaanan, sobrang solid itong advice mo bro na huwag kang mawawala sa basic. Huwag kang aalis dun. Kailangan, ramdam nila, hindi natin sila kailangan. Correct. Mm. Ako, dinidiretso ko yan. Mm-hmm. Kasi thinking ganito eh. Kaya nga, even tayo, especially mga mayayaman, successful, we protect our space. Yeah. Importante. Kasi anyone na lalapit sa ating mahirap, sorry ah, anyone na mahirap na lalapit sa atin, wala naman tayong pakinabang sa kanila eh. Sila ang may pakinabang sa atin. May pera tayo, may knowledge tayo, may connection tayo. So what value can you create? Kaya ako, mayabang ako pag kausap ko ang mga tao ko. Straightforward ako. Kaya ramdam nila pag ako nagbigay ng appreciation, ramdam din nila. Kasi alam nila compassion talaga yun, totoo yun eh. Kasi hindi kita kailangan. Hindi kita kailangan, kayo kung gumawa ng maraming tao. Hindi naman sa ginajudge kita. But you have to understand for a fact na ako may pera na. Correct. Successful na ako. Mm-hmm. You are here in this table because I want to help you. Ikaw naman na nag-decide na sumali dito eh. And ikaw yung may agreement. Ako bro, saka lagi ako may agreement. Magsaset kami ng goal. May agreement. Oh, agree ka ba na i-mentor kita? Ito yung kapalit. Committed ka, everyday may structure tayo, everyday tatawagan kita, pupukpukin talaga kita, and I will be hard on you. Agree ka ba? So that pag hard na ako, teka, may agreement tayo. Umiiyak ka ngayon, iyak mo yan. Pero I'm gonna save my empathy and compassion on people na talagang may pinagdadaanan sa labas. Ikaw, you have an opportunity right now. And you know for a fact that this is training and mentoring. Tama. Kasi ganun eh, minsan sa mentoring session, coaching session, umiiyak. Walang masama. Ako okay, iiyak mo, okay lang. Pero bilisan mo ng konti. iiyak faster. Huwag mo na tambayin yung drama. Huwag mo yung drama. Iiyak faster. Kasi, I'm gonna save my empathy. Talaga, maraming walang makain sa labas, bro. Ito, alam mong mentoring session to eh.
paglabas mo dito, natutok eh. Mm-hmm. So wag na tayo magpabibing ngayon. Pag-usapan natin paano magpapakain sa pamilya mo. Eh, pag ako nagsalita, alam nila ako nga, si Sir MJ, mas puyat, mas ano. Wala sila maisusumbat eh, kahit ano. Wala. Solid. I guess, para sa akin, isa sa mga nakuha ko sa'yo dito, MJ, no? Yung ano, yung, aside from the fact na isa ka sa mga pinaka hard worker, maybe, no, sa industry mo or sa mga ginagawa mo sa buhay, is at the same time, yung care mo to give value sa tao, yes. Totoo eh. Yeah. Kaya, you know, wonder din yung blessing bumabalik sa'yo eh. Mm-hmm. Like for example, no, natatawa ako dito sa sinabi mo na mag-grind ako, mag-hustle ako kasi ito gusto ko gawin, no. Nagpa-podcast tayo, nag-create ako ng so much more value. Dito ako nag-i-enjoy eh. Mm-hmm. Eh, di ba sabi nga nila, if you want to earn millions, okay, you need to help millions of people as well. Kasi yes, doon manggagaling yung pera sa value na na-create mo sa sarili mo eh. Yeah. And kanina mo pa sinasabi about value, no? Ang ganda nung pinaghuhugutan mo eh. Kaya rin hindi ka nauubusan eh. Correct. Saka bro, kasi ang thinking ko, without self-development, wala na ako eh. Oh. Wala na ako. Parang, how? Para alam mo yung ano, 90s tayo, 90s. Batang 90s. Lumaki tayo minsan, wala pang net eh. Wala. How we wish, may tatapik sa'yo, kaya mo yan. Oh. Kahit yun lang motivation na yun eh. Oh. Swerte nga yung mga audience natin eh. Oh, swipe mo, ang dami nila. Oh. Motivation. Lalo motivation natin eh. Ito. Nagkikreate ng content eh. Bawat swipe mo, uy. Pinagdaanan mo, may research mo, paano mo dadaanan eh, no? Noong time natin, hindi natin alam kung paano. Wala. Trial and error. Correct. Pili ka pa ng card nun, dial up. Pili ko nga kaya ako nakasurvive. Hindi ko alam yung term na depression eh. Kasi pag di mo alam yung term, di mo aaralin. Pag di mo inaral, feeling mo, siguro ninenervious lang ako. No? Make sense, no? Ngayon, yeah, may tawag na eh, panic attack. Anxiety. Minsan, hindi ko naman gina-generalize. Pero minsan yung iba, hindi naman talaga eh. Ako alam ko, it takes one to know one eh. I know the feeling very well because I've been there. Pero hindi ko pa rin nilalabel yung sarili ko na ganun. Kasi bro, there was, ito, I'm gonna be open right now. Okay. There was a moment in my life where naka-sports car na ako bro, nakastang ako. Tapos, bitaw manibela talaga ako, 200. Naulan. Talagang ano bro, parang sinasadya ako na. Tapos, wala na. Wala, nabangga talaga. Mm-hmm. Ano to, Southwoods exit. Okay. Hindi mo yung pag-anon doon. Splash Island. May part doon na may ganun. So, doon, ikot ako. Tapos, parang nag-flashback lahat na ayoko palang mamatay. Parang natakot ako. Swerte ako kasi isipin mo, dito ako nabangga sa barrier dito. Di ba apat na linya yun? Ikot akong ganun. Buti walang nakabangga sa akin truck. Walang nakasalubong. Nung may dadating ng truck, nai-atras ko pa. So thinking ko, nai-atras ko pa, ganun ako kabilis. Gusto ko pang lumaban. So ang thinking ko, doon nagsimula yung totoong buhay ko. Na, yun yung lagi na lang sinasabing quote. Ako na-experience ko yun na, ayoko pala, gusto ko pala. Na, may pera ka, may kotse ka, maayos ang pamilya mo, bakit ko gusto magpakamatay? May mali sa akin. May mali. Ako mali. Inoon ko siya eh. Ako mali dito. Parang okay ang buhay ko eh. Bakit ako ganito? Mali ito. Tapos pagdating ko sa bahay, galit nanay ko. Tara mo, bobo mo, wala kang insurance, ganito ka. Irresponsable eh. Kasi totoo eh. Tama naman. Eh, sakit naman. Teka lang. Ma-accident to, kahit na learning opportunity to ngayon. Kasi totoo naman eh. Doon ako matututo sa moment. Doon ko na-realize na kailangan kong iayos yung buhay ko. So, sige, balikan natin yan. Ilan taong kanyang time na yan? Nasa ano ka daw? Mid-20s? Oo, 26. Bakit ka dumating sa ganung point na parang suicidal ka? Dumating sa point bro na... Kasi yung mindset na sineshare ko about leadership, ngayon to eh. Ngayon to. Yung sinasabi ko kanina na masipag ako, na hindi na ako attached. Pero dati attached ako eh. Mahal ko tao eh. Minamahal ko yung mga tao ko. 26 ka nito, no? 26. Minamahal ko. Pinapabahay ko. Down payment, sagot ko. Mga ganun. So talagang bigay lahat.
talagang hero, superhero mindset. Savior talaga. Savior talaga. Piling ko, ako si Ultraman eh. Oh. Rescue talaga. Mas quite. 90s na 90s. Ultraman. Ultraman, di kilala na mga Gen Z. Voltes 5, di alam nila. Google mo. Google mo. Voltes 5, di rin nila alam. So anyway, so, kaya ka nagkaganon dahil attach ka sa mga tao. Attach ako sa mga tao, naloko ako pa ulit-ulit. Ah. Tapos after ko maloko, ako yung sisiraan pabalik. Okay. Because if you're always a strong person, pag nawala sila sa space mo, you are the bigger person, ang dali mong batuhin. Mm-hmm. Ang dali mong sisihin. Mm-hmm. Kasi, maniniwala iba eh. Kasi may ganong form ng psychology eh, na parang ganito, parang halimbawa magkakasama tayo. Mm-hmm. Tapos ikaw, namamayagpag ka. Mm-hmm. Laki mo. Mm-hmm. Talagang yung energy mo, ang saya mo, okay ka. Mm-hmm. Dati mo akong minementor. Mm-hmm. Tapos biglang miserable buhay ko. Pwede akong magpabiktima sa'yo eh. Mm-hmm. Pare, saktan ako ni ano eh. Mm-hmm. Kasi grabe siya eh. Pero hindi, hindi ko nasasabihin sa'yo. Pero pwedeng biktima ako, mm-hmm, nagmumukha kang masama kasi maganda nangyayari sa'yo eh. Okay. Ganun yung nangyayari sa'kin, na parang ang ganda na nangyayari sa'kin, samantalang sila yung umalis, sila yung nanloko, ako yung agrabyado dito. Uh-huh. Pero sila yung biktima. Uh-huh. Tapos ang malupit, naniniwala yung iba. Uh-huh. Kasi may iyak, may tears. May acting. Drama. Pag isang tao, pag inyo nag-aalok ng kanya, pakiyayaman tayo dito. Ang problema, sila, ganun sila sa'yo, pero ikaw, love mo sila. Mahal mo sila. Ko. Mahal mo sila. Kaya nasaktan ka lalo eh. Nasaktan ako. So, ang thinking ko nun, parang, may pang you will tend to question yourself, may mali ba sa akin? Mm. Bakit ginawa ko naman lahat? Kasi ganoon eh. Mm. Atakayin kay parang may mali ba sa akin? Hindi ko ba deserve na kahit respeto man lang, umalis na kayo, respeto na lang. Hindi ko ba deserve ng maayos na treatment? Maayos ko naman kayo tinarato. Parang ganoon. So kine-question mo na sarili mo. Na baka ikaw yung mali. Oo, na baka ikaw yung mali. Oh. Yung pamilya mo naman, hindi naman nila alam yung journey mo, hindi mo mai-open sa bahay. Pag in-open mo, may sarili silang problema. Kaya nga mahirap, sa totoo lang, mahirap maging lalaki. Correct. Kasi kailangan mo mag-create ng value para irespeto ka. Correct. Yung usapan lang kanina. Yung topic namin ganina. Yeah. Kasi ang June, ano eh, men's health, ano? Mental health month. Yeah. Pag nag-open ka, parang ang sama mo. Oh. Parang ang mahina ka. Weak. Oh. Yeah. Weak. Diba? Hindi ka pwede mag-open. Mm. Tapos, bigat ka naman, doon ako nakaranas na ano, ang skip ng dibdib ko. Hindi ko pa alam na depression yun. Hindi ko alam na panic attack yun. Alam ko nervous lang siya. Kakape. Kakape. Pinag-last ko sa kape. Last of kape. Pero bro, parang nga, alam mo nagsisikip dibdib mo. Hindi ka makahinga. Hindi ka makahinga. Parang ka nalulungo. Tapos nahihilo ka bigla. Oh. Tapos minsan, nakuha ko yung pattern. Pag naaalala ko sila, bigla akong ganon. Natitrigger. Natitrigger. Parang, duduling na ako. Parang, yun na. Yun na pala yun. Okay. So, bro, doon na ako napunta sa self-development. Mm-hmm. Yan. Kasi, ang thinking ko, I have to work on myself. Okay. Mm-hmm. So, bila ko ng libro, unang book ko is, hindi ko makakalimutan, The Alchemist ni Paulo Coelho. Paulo Coelho. The Alchemist. Galit ako sa libro. Dalawa nagpapaantok sa akin. Pagdadrive sa libro. Delikado isa. So hindi talaga, pero pinilit ko siya. Mm-hmm. Tapos attend ako ng training. Mm-hmm. Attend ako ng, ayun nga, yung parang ginagawa dito. Mm-hmm. Pero yung lumang version. So naging leaper ako. Doon ako na tuto na meron pala. Mm. Meron pala, kaya palang maka-recover from it. Yes. Mm. So doon ako na start maka-recover, tapos attend ako ng training ni T. Harv, Maxwell, Mind. Tapos UPW, Tony Robbins. Tony Robbins. Tapos doon ko na in-idol si Tony Robbins. Naging pangarap ko na maging Tony Robbins ng Pilipinas. Yun. So from there, I realized na kaya palang makaalis. Mm-hmm. So ang thinking ko ngayon, ilan yung taong kagaya ko? Hmm. Na nagsasuffer ng hindi halata. Solid. Nun, diba? It's like, it's like, how can I contribute to the people whom nakagaya ko dati? Oh. Kasi sure ako, may kagaya ko eh. Meron. Sure ako. Meron. Marami.
na alam mo yung isang topic lang, lalaban pa sana. Kasi thinking ko ganun eh, marami sanang successful na tao ngayon na isang topic lang, isang appreciation lang lalaban pa eh. Kaya lang walang nag-appreciate sa kanila eh. Correct. Diba lalo, sorry ha, lalo lalaki. Kasi yung mga babae, kulto yung mga yun eh. Oo, kulto. Kulto yan. May isang umiyak dyan, may isang umiyak. Kahit hindi pa nila alam kung sinong mali. Company. Ay! Naku! Tayo ano pa eh, sure ka ba dyan pare? Baka naman ikaw yung mali. Iba tayo mag-isip eh. Minsan tinatawanan pa. Minsan pagtatawanan pa pare, ang corny mo naman. Pero Sharon, may problema siya kanya. Minamask natin lagi. Correct. Yes. So yun yung naging thinking ko. Kaya yun yung sinasabi ni pare na yung hugot sa pagkikreate ng content. Ang thinking ko kasi, especially nung nagsumulang magpasalamat. Yun talaga kasi pinaka-appreciate. Ano ko yun eh, pivotal moment ko yun na parang, shit, akala ko nagkikreate lang ako ng content. Hindi ko na-frame to na may naliligtas palang buhay dito. Actually, totoo yan. May nare-receive. May nababagong buhay. May nare-receive ako na may ano na. May last na. May nakalatag na iinumin niya. Dahil daw dun sa video. Teka lang, bago ka mag-scroll yung mga gano'n. Nabuhayan. So, ang thinking ko, dahil pala sa video na to, dahil sa video na to, may nabubuhay na. Lupit pala natin. Parang gano'n. Parang na ikaw passionate ka lang i-share. Correct. Mga alam mo. Kaya lalo ako nanggigil na parang lupit pala nito. Kasi may mga nag-struggle. And sometimes yung mga taong yan, sila hindi nag-comment. Sila yung nanonood lang. Silent watcher lang. Meron pa ang situation bro, kaya yung ano ko, yung media team ko, sobrang in love din sila sa ginagawa nila. So there's this one Saturday moment na merong live session, tapos nagpa-open kami na free lahat. Okay. So of course, syempre yung iba doon, leads na rin yun, diba? Alam naman natin yan. Pero free to create value lang din talaga. Yung iba leads, yung iba talaga, kung hindi bumili, okay lang. May isa doon dumayo pa, galing pa ng probinsya. Tapos ang baba ng energy niya. Tapos Q&A na. Q&A na. Taas siya ng kamay. Hindi siya nagtanong, nag-appreciate lang siya. Sabi niya, sir, kung alam mo lang, ready na akong mawala. Tapos umiyak siya doon. Talagang ramdam mo. Ramdam mo yung energy na niya. Talagang depressed siya. Tapos nagpasalamat lang siya. Siyempre, nasa stage siya, umiiyak din ako. Tapos pinamalapit, after the show, after the live session, niyakap niya yung mga cameraman ko. Tapos nagte-thank you siya. Kasi yun yung katulong mo. Nagte-thank you siya. Sabi ng mga cameraman ko, bakit? Eh kasi, hindi ko mapapanood si Sir MJ kundi dahil sa inyo. Bagong ano na naman, breakthrough, unlock na naman sa kanila. Parang, shit. Part pala kami ng MJ Lopez Media. Correct. Yun lagi ko sinasabi sa kanila, hindi to ako lang. Yung kasikatan ngayon, tayo to. Pangalan ko lang yun. Pero tayo to, itong output na to, dahil to sa atin. There will always be people behind the edits, behind the camera, doing their best. Mahirap yun, time consuming. Correct. Sabi nga ni Paolo Contis, hindi lang artista ang itbulaga, pati yung mga staff. Updated ako sa issue ng TBJ. Legit siya. Totoo yan. Hindi lang ikaw as MJ Lopez na nakita nila, yung editor, yung team, nagbabasa ng comment, lahat. Videographer, kayo yun eh, team kayo eh. Dahil sa inyo, lahat kayo may contribution, kaya may isang nakapanood na magpapakamatay na sana, wala nang pag-asa sa buhay, pero biglang, in a 1-minute video, nagkaroon ng pag-asa sa buhay. And ramdam ko bro yung passion mo. Yes. Ngayon, nakakausap ka namin dito, wala, alam mo yun, parang kami naman, maliit na podcaster pala kami, maliit pa lang yung channel namin, pero ramdam ko kung paano ka magbigay ngayon na wala kang tinatago, all out ka all magbigay. All out, full out eh, no? Ni wala kang kikitain dito dahil wala naman kaming dito. sana intindihan ko yun. Hindi naman malaki kita pag sa social media. Hindi naman eh. Diba? Ang malaki kita yung mga may cloud, yung million-millionan tayo. Wala pa eh, diba? Pero yung kung paano ka magbigay. Pero bro, ang thinking ko kasi, ito another share. Yung agree ako doon sa sinabi mo, pag tumutulong ka, kasi ang na-discover ko sa buhay ko, which is another value para sa lahat. Di ba minsan nagbibigay tayo ng pagmamahal sa isang tao? Correct.
Ina-expect natin mag-reciprocate. Oo. Hindi pala ganun minsan. Ah. Mm-hmm. Minsan, mahalin mo lang siya ng mahalin sa iba mo makukuha. Sa ibang way. Yes. Correct. Ibig sabihin, yung energy palang binabato mo, minsan, yung kabutihan mo, pag ikot niyan, pwedeng pera yan. Correct. Pwedeng opportunity yan. Correct. Ganun correct. Siya. Correct. Kaya parang, bigay lang ng bigay, sige. Huwag ka mag-expect. Biglang may dumadating. Correct. Biglang may dumadating talaga. Ang weird. I-reciprocate. I-reciprocate siya. In fair, other forms. Yan fair yung maganda si God, eh. Fair si God. Nakikita niya. Kasi yan eh. Law ng universe man pe, yan. Kung di man pera, isang taong kang di nagkasakit. Oo. Oh, healthy ka. Healthy. Malakas ka. Yeah. Malakas ka. Oh. Yeah. Sharp ka mag-isip. Oo. Oh. Kumbaga in one way or another, babalik yan sa'yo. Lahat ng binibigay mo eh. Law ng universe yan, pre. Kahit kanino, kahit anong ginagawa mo, maganda, hindi. Babalik at babalik yan in one way or another. Yeah, exactly. So, at 26 years old, nangyari lahat ito, talagang turnaround ang buhay mo na kasi successful ka financially, okay naman na relationship mo with family, nag-struggle yung relationship with colleagues, pero dun dumating yung point na parang naging suicidal at some point, pero dun na-realize, hindi, gusto ko pa palang lumaban And then, napunta ka sa self-development, na-realize mo, gusto mo maging Tony Robbins na maka-influence ng mga tao. After nun, ano nangyari? 26, na-miss ko networking. Okay. So wala ka sa networking nung time na to? Wala. Okay. Nag-ano ka, real estate, traditional business? Oo, doon nag-iikot ako kasi maraming offers. Yes. Kasi sa case ko, may grupo na ako, may pangalan ka na sa industriya. Hindi ko kailangan magbayad para mag-join. Ako yung binabayaran. Oo, perang ka ng kotse. Ganun yun eh. Ganun yun. Kaya minsan magugulat ka. Ito yung, sorry, pero... Sorry guys. Real talk lang. Ito yung gusot, isang gusot eh. Meron sasabihin, top earner, top ganito. Magugulat ka, biglang may sports car. Dati niya ng kotse yun eh. O kaya normally, bigay naman ng kumpanya yun eh. Sa week ko sinisimulan, sa kumpanya ko sinisimulan yung organic. Kaya motor, pinagmamalaki namin. Totoong binili niya yun eh. Totoo, okay. Hindi. Totoo yun. Kaya niyayabang namin, buko vendor, may motor na yung click. Uh-huh. Kaya niiyakan ko yun, naiyak ako doon, naluluha ako doon pag pinapanood ko. Kasi organic, yun ang tinatawag na organic growth. Sa ang networking, pag tinignan mo industriya, may mga bagong companies, pag tinignan mo yung mga names, sila yung top earners. Walang bago. Pare-parehas lang. Walang bago. Ibig sabihin, ang thinking ko, guys, hindi na tayo nakakapag-develop ng bagong leaders. Tayo-tayo na lang kumikita dito. Sana magets nila. Kaya ang thinking ko, kahit matagalan ako, kasi kaya kong pabilisin yung akin eh. Kunin ko lahat ng kakilala ko networker, lagay ko sa akin, bayaran ko lahat. Pwede naman eh. Sikat ako, kaya naman din eh. Gusto yung sumikat. Ang dami kong pwedeng i-pitch sa kanila to get these people with me. Pero ayoko. Sabi, call it pride. Call it ego. Gusto kong mag-create ng bagong muka. Na hindi naman, yung tipong pag nakita nila, top 1, ganito, top 2, ganito, sino yan? Produkto na MJ Lopez. Yun yung gusto kong mangyari. Pagod na ako sa stage. Ayoko na, ako na naman ina-awardan. Gusto ko na yung feeling na ako yung nag-create ng ina-awardan. Solid. Nandun na. So, yun. Kaya, nung 26, sabi ko kay mama, ma, gusto ko ng kumpanya, magtatayo ako. It so happened na nag-struggle din siya dun sa kumpanya niya. Which is ito na nga si Wee. Okay. Yung Moringa. Nagka-problema siya sa mga vice president niya. Ganito, niloko din siya. So pareho kaming duguan ngayon. So si mami mo, nagtayo ng sarili niyang networking company? Oo. Yung Moringa. After niya mascam, nagtayo siya ng kanya. Okay. Ako, sumali sa iba. Kasi yung tinayo niya, ang product, health. Pare. So balikan natin, backtrack tayo kasi nakakatawa to. Yung kanya, health, effective yung products, pare. Ang problema, since effective yung products, lahat ng taong pumupunta, may sakit. So parang may healing crusade. Hindi ko type yung vibe. Hindi ko pa gusto, 16 lang ako eh. Magsasemin, isang beses nagtoko ako dun, yung mga tao. Tutulog-tulog na. Uy, ma'am, ba't po kayo naantok? Hindi, ninanam-nam ko lang. Wala ka namang laban, mas matanda. Yan, gagalang mo. Minsan, naka-wheelchair, papahida nung ano, iinom, maya, nakakatayo na. Totoo, effective yung products. Totoo, ginagamit kayo. Pero, yung culture ba, parang healing crusade. Yung kapatid natin, nakatayo! Hallelujah! Parang ganon. Parang hindi ko gusto kasi yung culture, naging ganon. Parang si Padre Pio. Naging healing eh. Naging healing. So, hindi ko gusto. Sabi ko, I have to be more aggressive. Yeah. Tapos, so yun. So, ito na. So,
tayo akong kumpanya, sabi ni mama, hindi, tie up na lang tayo. Nilagyan ko na sistema si Wee. Na para, hindi lang culture, puro matatanda may sakit. Parang pwede rin yung batang magbenta ng may sakit at kailangan din na nang alagaan yung health nila at an early age. Okay. 2018, nilaunch ko yung system. 2019, putok. Putok. Kasi yun na yung talaga ang laki ng income ko noon. Yun na ang laki ng income ko. Tapos, 2020, dumating sa pandemic. Ayan na. Ayan na. Excited ako dyan. Ayan. Congratulations sa'yo for taking the first step. Our purpose here in Timawa Podcast is to support people move to their next level from being mediocre to becoming the alpha of your own life. And to shift from being an employee to becoming an entrepreneur. What's in it for you? When you join our organization, you will have exclusive access to our tailored fit programs, learning sessions, trainings, and programs that is designed to help you propel to your success. Whether seasoned entrepreneur ka na or bago ka pa lang, we got you. And if you become part of our organization as investment consultant, you will earn at least 6 figures monthly income, travel incentive trip, and you can work at your own pace. Work from home pa. We will train, coach, and mentor you to become an entrepreneur and build your business. At hindi mo kailangan ng malaking kapital. So kung interesado ka and sa tingin mo para sa iyo to, fill out this form and we're excited to meet you. See you on the other side. So what happened was, yung products namin kailangan ng tao. Kailangan. So malakas yung sales, pero nabawas yung nagbebenta. Yeah. Naiwan sa 10% na lang yung nagbebenta. So kahit lumaki yung sales mo, kahit madoble yan, down ka sa 10% yung tigabenta mo, kahit madoble yan, 20% na lang yung benta from 100%. So talagang bagsak. Lugi. May renta ka pa. Yung ibang renta namin, buti yung iba namin real estate, yung iba namin office, amin. Yung iba, yung mga nasa Cebu, Bacolod, hindi namin binitawan yun. Ang tindi rin ni mama, yung grit niya. So, I have this leader na depressed din na isa sa mga natulungan natin. Na tinulungan ko. Isa sa mga kasama ko pa rin hanggang ngayon. Core achiever ko ito ngayon eh. Pero haba ng process niya. Siya yung nagsabi sa akin, Sir MJ, you're one of the best speakers I know na walang nakakapakinig. Walang nakakapakinig. Ano ibig sabihin? Okay. Eh sir, kami lang naman ang audience mo eh. Naman. Ba't di mo lawakan? Tama. Pag tingnan mo to, Instagram. Tingnan mo to, Gary Vaynerchuk. Yung nagmumura lagi, fucking, diba? Tingnan mo, pinopromote niya si TikTok. 2020 eh. Mainit si Gary V sa mainit. TikTok. Sa lahat ng platforms, pinopost niya TikTok, mag-TikTok kayo. Correct. Sabi ko sa kanya, TikTok. Na-open ako noong una kasi hindi ko alam. Hindi ko alam. TikTok, loko ka ba? Kasi akala ko porn eh, TikTok. Para siyang soft porn yung uso. Sumasayaw. Kasi pag ano, no? Nakatibak pala yung gano'n. Kinabot ko, di ba? Dami. DJ Nuno times. Grabe yung mga time na yon. So, pero siyempre, pag una mong open ng TikTok, yun naman ang bubulaga sa'yo eh. Wala, mga artist nang kumekembot eh. Pero pag swipe ko, wala pa rin. Nag-type ako na hashtag. Kasi parang kailangan ma-pinpoint ko. Yung hashtag motivation meron. Okay. May nakalagay PH. Pag-click kong PH, Ale Cuenca. Kaya kami close ni Ale. Shout-out Ale Cuenca. Siya yung dahilan ba't ako nag-TikTok. Okay. Isa siya sa nag-inspire sa akin. Kasi, tapos ang una ko napanood sa kanya noong time na yun, ang pinaka-trending niya yung 5 things you must stop doing if you wanna be happy. Diba? Yung boses pa naman yan. Oo, talagang podcast na podcast yun. Sila yung gayang-gaya yun eh. Small talk. Ay, with big impact. Tuloy. So, nag-create akong content kinabukasan, dire-diretso ako. I started creating 10 videos daily. Kasi ang sabi ni Gary V, mas manurin akong bata eh. Mas manurin ako, parang hindi ko to alam. Pakinggan ko yung magaling. 10 videos na sunod. Gawin ko. Puro ganyan, lakad lang. Wala. Eh mabilis natin ang topic eh. Kasi bago pa ako mag-TikTok, speaker na ako eh. Madali na. Ilang lang ako sa camera. Pero bitin ka sa 1-minute video. Bitin ka dun sa dami ng gusto mong sabihin. So doon ako na-train din magbagsak ng mabilis. So yun na, tuloy-tuloy. Tapos, bro, dumating sa point din na susuko na ako.
sa content kasi dumating sa point hinihate ka. Mm-hmm. Yung mukha mo. Motivate ka na motivate. Di kami na mamotivate sa mukha mo. Parang ganon. Hardcore pa rin ba? Hardcore! Labrador daw ako eh. Mga Pinoy. Another random Labrador. So bago sa akin yun, parang bakit ganon? Sobrang daming hate na nare-receive. Oh. Wala ka namang ibang ginawa kundi mahalin silang lahat. Oh. Parang it's really hurt. Susuko na ako. Pero sabi ko, kung susuko ako, might as well create one last video. So, drama. Kikreate ako ganyan. Kita mo mukha mo, di ba? Unang banat ko na, if you ever felt like giving up, pare, feeling ko, kausap ko sarili ko. Please, before you give up, think about why you started. Tapos yung ano, no, yung E minor na emotional, yung piano. Yun yung usap natin. Yung E minor, di ba? Tanda yung ginagamit natin lahat din eh. Sinamahan ko nun. Tapos, feeling ko, kausap ko sarili ko, naging open lang ako. Tapos mga luha-luha ako, nag-trending. Talagang vulnerable ka lang. Vulnerable lang, nag-trending. Nag-viral. Nag-viral. Yun yung una kong viral video. Tapos na-realize ko, why not, i-film ko, yung training ko. Kasi ang thinking ko, ang galing ko, hindi pakikipag-usap sa camera, pakikipag-usap sa tao. So nagtayo ako ng ganyang camera sa gilid. Sa gilid, habang nagtotalk, tapos kinakat ko. Ako pa nag-e-edit nun, bro. Ako. So frame by frame, kailangan ko i-ganun. Kasi, di ba, maligot ako eh. Ang likot ko. Ang likot ko sa stage, bro. Ngayon, pangalan sa upuan, ang likot ko na eh. So, ang likot ko sa stage, talaga grabe, frame by frame. Meron isa ako nag-trending din na video. Pangalawang trending ko, yung ano, yung ikaw, bata ka ngayon. Yung magulang mo, ikaw, sunrise ka, yung magulang mo, sunset na. Parang about why. May yun ulit yung music, A minor. Buenas ka sa music. Oo, buenas ako. Pinatagal. Trending yun. Tapos isa pa, na-flat yung gulong ko ng stang. Gratitude naman. Sabi ko, flat yung stang. Eh, puyat na puyat ako nun. Talaga, miserable mukha ako nun. Eh, pag ano, maraming hate eh. Pero ano na ako, pass over that na eh. Wala ano pa kayo dun. Wala na eh, nakamove on na ako. Ayan guys, tinan yung stang ko. Palat yung gulong. Pero grateful pa rin. Bakit? Wala namang mapaplat kung walang kotse. Parang napanood yan. Puyat na puyat ako ngayon. Kasi may negosyo ko eh. Hindi naman ako mapupuyat kung wala akong business. At yung business ko yung dahilan, bakit ako may stang? Nabibili ko yung mga bagay na gusto ko. So kung ikaw nagre-reklamo ka sa buhay mo, mag-isip ka, nagre-reklamo ka sa kuryente. Eh may ginamit kang kuryente eh. Nagre-reklamo ka, wala kang load. Eh may cellphone ka eh. Nagre-reklamo ka, naghugas ka ng pinggan. Eh, kaya ka kumain ka eh. Diba? May nakain ka. Sasabihin ng iba. May mga, eto kaya nag-trending, may mga comment, alam mo naman yung TikTok. Ako, tawa ko. Yun lang. Hindi ako grateful kasi hindi ako kumain, pero ako naghugas. Ang taon, galing talaga yung nakakuhan eh. Lalo mo, Pinoy. Trending siya. Tapos yun na bro, nagtuloy-tuloy. Galing. Okay. Lumawak yung nakakapakinig sa'yo. Yun yung nakita ko nga sa'yo. Kaya viral, kumbaga viral material ka talaga, no? Kasi yung content mo, hindi ka yung mga content creator na GPT yung content, napanood kay Gary V, tinagalog. Ikaw, content machine ka na. Hindi ka palang parang nasa digital world. Ikaw yung mismo speaker na eh. Ikaw, oo. Pero yung mga nakakapakinig sa'yo, small circle, yung mga ka-team mo, kasama mo sa networking, di ba? But because of this platform, it allowed you na makilala, mas mag-widen or mag-broad yung net, mga nanonood audience. Di ba? Tsaka at the same time, bro, sobrang relatable. Yun yung maganda sa'yo eh. Contents ni MJ, sobrang relatable, merong humor, sabay papasukan ng real talk bigla. Talagang makaka-relate yung tao. Oo nga, no? Pag ganun ka talaga eh. Diba? Tsaka suwa ka sa TikTok sa'yo, ang bilis mo magsalita. Within 1 minute, ang daming nakuhang boom. Parang ito, normal lang din sa'yo na makipag-usap ng mga ganito. Kung natural lang, kaya mukhang talaga eh. Sobrang basic lang na flow lang, di ba? So, nung pandemic, affected yung yung business mo. Because of the social media, nakatulong to sa business. Na 10% na lang. Oo, kasi anong nangyari, hindi ko na-reach yung mga leaders kong nawala. May na-reach akong bago. Bagong audience. Kasi parang wala akong planong mag-recruit. Okay. Sila yung nagpapa-recruit.
Parang sila nagpipilit, punta kami dyan, punta kami dyan. Nung hindi nga ako nag-i-invite eh. Pero ito yung office, nakita lang, ay alam namin ni Research Mamati. Yumi-yumi, dumadating sa training ko. Tapos biglang nagpabayad, join kami. So, akin tanggap. Hanggang sa dumating sa point na, ah okay, so pwede pa lang yung mga tao dito, hindi na lang ako mag-recruit. Yung mga leaders ko na lang, recruitin nyo na lang yung nasa comment. Kayo na lang, mag-usap. Kung gusto nila maging part, go, accept natin. Hanggang sa dumami. Ngayon, dumating sa point na meron ako na from TikTok follower, car achiever. TikTok follower, may motor. TikTok follower, may negosyo. TikTok follower, may real estate. Ang dami ng stories, bro. So, doon ako nabusog sa, okay, si TikTok, si Facebook, si content, my way of contribution. But in reality, there are a lot of opportunities there. Yeah. Yun na, lumaki na ulit yung negosyo. So ngayon, back to ano na ako, back to laban na ulit. Yung mga watchers naging raving fans mo. Parang ano, they are dying to be in your space. Gustong gusto nila. Okay, so because of content creation, ang daming nakuha from TikTok, from social media, bumalik ngayon ulit si business. Present moment na to. Ito na yan. So ngayon, anong pinagkakabalahan ng isang MJ Lopez? Ano itsura ng araw mo? Pwede mo ba kami ano sa... Yan. Ano itsura ng araw mo? A day in a life. Sa dami ng ginagawa mo, a day in a life. Of MJ Lopez. Gising na ako ng 3 or 4. Okay. Mag-start na ako nun mag-organize ng day. So, ang ginagawa ko kasi, hindi sa state ko ngayon, hindi na ako nagigising ng... Hindi laging okay eh. Lahat naman siguro tayo. Oo naman. So pag mulot ng mata ko, acknowledging my state muna, parang di ako okay ah. Okay. Parang okay ako ah. Okay. Inom agad ako ng tubig. Okay. So normally, kaya tayo hindi makapag-isip ng tama, dehydrated tayo. Dehydrated. Okay. Umaga pa lang dehydrated ka. So inom ako maraming tubig. Okay. Unang win ko yun. Okay. After nun, lalabas ko yung dalawang notebook ko. Old school. Hindi ako mahilig sa phone. Ano, notebook. Meron akong notebook ng long-term goal. Okay. So binabasa ko lang siya isa-isa. Tapos inaalala ko kung paano ko siya sinulat. Kasi may ritual ako pag nagsusulat eh. May mga music-music pa yan. Tapos imagine ko yan. Nariritualan ko yan. Tapos bubuksan ko yung goals ko for this month. Ang kagandahan kasi niyan, bago ako matulog, may isa pa akong notebook. Yun yung maghapon ko. Yun nangyari. Oo. Maghapon. Hindi. Yung gagawin ko ngayon, bago ako matulog, gagawin ko na bukas. Yung bukas. Ah, okay, yun yun. Saka meron na kasing nakalatag na schedule eh. So may mga pages dyan na may structure na. So, alam ko na yung gagawin ko kagabi pa lang. Bubuksan ko lang siya. Pero ang gagawin ko is, i-align ko yung sarili ko dun sa goal ko this month, ano pang pwede kong idagdag. Okay. Kasi normally, 4 PM, tapos na ako. Parang ngayon, tapos na ako sa work. Ano na lang ako, ito. Tapos mamaya, service ulit. Contribution ulit. So, by 2 PM, puro contribution na ako. Dapat. Yun yung ideal day ko. Tapos na ako sa lahat ng work ko. So, by 8, by 9, tapos na ako sa work. Tapos nakapag-personal na ako, nag-workout ako. Pag hindi ko kayang pumunta sa gym, hindi siya accessible. Although, 24 hours naman yung pinag-gyman ko. Kompleto ako ng gamit sa bahay. Sa bahay na lang. May baras ako, may mga... Iba lang talaga kaya energy pag nasa gym eh. No? O, iba energy. Oh. Pero, yeah. Pero may punching bag. Kompleto ako ng gamit. Basta ang akin, makapag-workout ako. Kasi physical person ako. Very important din yung awareness eh. Ang release work ko talaga, physical. Correct. Physical. So, kailangan... sa parang niyayayang ako ni Mix mag-golf. Sabi ko, di pwede sa akin yan. Kasi tatama rin ako. Gusto ko tatlong, 15 minutes pag hanakamay ko. Yung ang sarap na. Gusto ko yung andami kong tattoo eh. Parang gusto ko yung pain. Parang I like it. Basketball pa pwede. Basketball pwede. Nakalaro namin to, guys. Ang lakas maglaro nito. Basketball. Ang lakas manakit. So, yun no. Umpisa pa lang yun. Wala pa tayo sa good part. Wala pa. Okay. So, activities, yan, workout, physical exercise. Activities, so basically, umaga pa lang, since 32 na ako, nagmo-mobility muna ako. Okay. So a lot of stretching, mga 15 to 30 minutes yun. Tapos magme-meditate ako. Tapos 3 times a week, naliligo ako ng salay yellow. So ice bath ako. So maganda yun. 12 minutes ako doon, doon ako nagme-meditate. Tony Robbins yan. Ice bath ako doon, so MWF yun, schedule noon. Tapos, win na yun. Win na yun. May konting workout. Titingnan ko pa kung kaya ng structure ko isingit yung gym. Okay. Kung wala, doon ako sa likod. Magbabasag lang talaga ako ng pawis lang talaga. Kasi very important sa akin na
strong ka physically and mentally. Mm-hmm. Yeah. Especially if mga bagay na nire-resist mo, lahat ng nire-resist ko ng umaga, gagawin ko. Uh-huh. Parang binibil ko sa utak ko na hindi, uh-huh, maliligo tayo sa yellow lip kahit uh-huh ayaw mo. Uh-huh. Kahit masakit na joints mo, susuntok ako. Pasusunurin kita. Mm. Pasusunurin kita. Uh-huh. Ako boss, hindi uh-huh ikaw. Uh-huh. Ganon. So yun na yung nangyayari. So by 9, I think 9 to 11 to 12, ano na yan? Kain na ng konti, nutrition na ako, a little bit of fats and protein, tapos mga work. So emails, okay, follow-ups, isa-isayin ko yung team ko, mm-hmm, napag-coaching call na rin ako niyan. So follow-up. Mm-hmm. 12 gising na anak ko. Okay. So nag-alaan ako ng may daddy time kami. So pag daddy time namin, walang nanay yung bawal nanay. Ilan ang anak mo? Isa lang. Isa, babae na lang. Babae. Ilan taon na? 5 years old. So sobrang close kami. Daddy time kayo niya. Daddy time. So okay, nagkukulong kami sa kwarto, naglalaro kami, mm-hmm, naglalaro kami ng Barbie. Mm-hmm. Kakanta ako ng Little Mermaid. Yeah. Lahat siya, kabisado ko na. Frozen. Paka-Frozen. Do you wanna build a snowman? Kabisado. Talaga, ano? Kabisado eh, no? Kaya nga, minsan Disney princess kami. Up there, where they run. Up where they stay all day in the sun. Wondering if you know. Parang ganang pill na pill mo. Correct. Kasi pag di mo pill, daddy, that's wrong. Hindi pwede. Hindi pwede mediocre sa kanya. Wala sa standard. Dapat. Birit kong birit. Tapos, after that, office time na ako. Baby, okay. So, daddy time, office, sa bata. Like physical office, pupunta physical sa office. Pupunta ako sa office, studio muna, check ko kung okay pa yung buhay pa yung media team ko kasi madaling araw sila nag-work. Mm. Ewan ko bakit ganun, creative daw sila sa madaling araw. Pagbigyan. Okay. So, may mga LED lights kami doon. So, pagdating doon, parang mag-uumagahan pa lang sila. Mm-hmm. So, I'm gonna check kung kumain na sila. Okay. Mm-hmm. Kasi ang mga creative people, normally hindi sila organized. Okay. Mm-hmm. Normally. Ah. So ako mag-organize sa kanila ang kalat dito, USD card. So dinalagyan ko sila ng structure. Mm-hmm. And then magche-check na ako ng videos. Mm-hmm. Uhukan ko na 'yon, tatitlan ko na 'yon. Ay, ikaw 'yan. Ako nag-uhuk. Mm-hmm. Kailangan eh, no? Ako, oo. Kailangan kasi alam ko bagsak ko eh. Oo, yung bagsak part, mo eh. May part pa rin na dapat yung utak mo 'yun, eh, 'di ba? Bagsak ko 'yun. Sabi ni Leo na ano, kailangan ng personal touch eh. Oo, hindi dapat pwedeng i-delegate sa editor. Depende lang. Magiging content 'yun ng editor. Sila mo maitagos yung message mo. Sila yung nagka-cut, sila yung nagka-caption. Kasi yung caption ko Tagalog eh. Pwede sanang i-ano yan eh, ayan, kung English eh, kaya ng Tagalog. So mano-mano namin ginagawa. Yes. Tapos, syempre ako mag-hook noon. Sila na bahala doon. Pero ako yung nagalagay ng hook na eh. Ito ilagay mo sa una. Tapos timestamps, ikaw din. Wala, hindi na ako nagta-timestamp. Ikaw na nagka-cut din. Yung team niya na. Yung team hindi, na wala daw. Hindi, wala akong timestamping. Basta sasabihin mo lang kung aling part dito yung isasama natin sa video? Oo. Hindi, timestamp ko yun. Pero hindi na namin nire-rearrange yung video. Kasi since sanay ako magsalita, parang laging ano na. Nakastructured. Hindi na ako mahirap i-edit ba? Oo, madali. Okay. So tapos, hanggang anong oras yan? Office. Puro social media. Puro social media, ilang oras yun. Doon ako naglalaan ng meeting. Sa Laguna din. To. Okay. Tapos doon ako naglalaan ng time sa meetings. Okay. Kasi ang thinking ko, ang pera ko nasa meetings. Okay. Kailangan ko umenergy rin. Mm-hmm. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng space. Tapos, yun nga, investors na. Yes. Meeting with client or with the team? Clients to. Sa Kapito, Moringa. Lahat. Lahat ng business, real estate, kape, distribution, consultation, speaking engagement, mm-hmm, life and business, yung MJ Lopez Media. Okay. Puro meeting tungkol doon. Puro trabaho na to. Trabaho. Sagaran. Hanggang anong oras yan? Hanggang gabi yan. Hanggang 6, 7. Sagad na yan. Sagad na yan. Okay. Tapos mga 9, nagkatrabaho pa rin ako niyan. Mm. Tapos pag ako, pero bahay ka rin yan, nasa opisina pa rin. Office pa rin. Tinotopak, gusto kong mag-create ng value, magla-live ako bigla. Magka-setup ng studio ako, guys, may naisip ako. Yung office mo. Ganon. Mm-hmm. May aha moment. Tapos na-uwi ako, minsan alas 12 na. Mm-hmm. So mga tulog na in the zone ka. Tulog ko talaga, 2 hours, 3 hours. 2 hours, 4 hours. Normal ko yun. Oh. Tapos once a month, meron akong crush na ano. Gising ako, pero tulog yung katawan ko, doon makagalaw. So once a month, natutulog ako. Nang sagad. Oh. Mga 16 hours akong tulog siguro. Grabe. Pero buong buwan ko, 2 hours, 3 hours, 4. Saka kaya ko eh. Nakapag-workout pa rin ako kahit gano'n. Hindi ko alam.
Nasanay yung, na. Yung mga leaders ko, feeling nila, galing ako sa planetang Nemec eh. Akala nila, pag naputol yung kamay ko, ikalbo mo naman ako. Tutubo lang. Oh. Sa class S na halima. Sa class S na halima. Yes. Pero okay, sanay ka kasi, condition kang gano'n, nasanay ka. Yeah, kasi bata pa lang talaga, malikot na ako, athlete ba? Swimming talaga ako dati pa. Mm-hmm. Batang bata pa. So hindi ko din nawala sa habit ko yung training. Siguro yun yung isa, pwede kong i-share sa mga kalalakihan, especially. Kailangan nyo talagang mag-workout. Yeah. Correct. Akala ng tao, ang workout para lang sa pagpapapogi, pagpapaganda lang ng katawan. Pwedeng mag-workout ka para lumakas ka lang. It's not for the looks, it's to get stronger. Yeah. Correct. And para ano, longevity and yung anti-aging. A lot of our depression, a lot of our stress, a lot of our overthinking, physical nang gagaling yan eh. Correct. Body. Pagka kasi nag-workout ka, nag-produce ka ng happy hormones eh. Kaya may nalalapit sa akin, sir, depressed ako. Oh, mag-overthink ako, nag-anxiety ako. Kailan huli mong kain? Kahapon? Oh, kumain ka ng tama muna. Tapos jogging ka. Tama. Nutrition. Breakfast. Eat some healthy fats. Egg. Diba? Eat some healthy fats. Mag-exercise ka, inom ka maraming tubig. Uh-huh. After 1 week, balik ka sa akin. Sir, nabawasan. Oh, okay. So physical yan, di talaga yung depression. Minsan kasi sinasabotahin natin yung sarili natin and we call it depression. We call it anxiety. Kanina ko pag gusto itanong yan. May panahon bang tinamad ka? Parang as wala, in, wala. Wala, no? Sa lahat ng kwento mo, I am excited. Ang problema sa akin. Saan mo ma-attribute yan? Oo. Saan nang gagaling yan? Habit talaga, bro, eh. It's ano eh. Parang condition siya. Condition siya. Na-program ka. Yun na yung programa ko. Yun na yung sanay ako na parang grind. Para ako magkakasakit pag di ako lumabas ng bahay. Oh. Kumbaga, ito yung normal sa'yo. Oo, hindi ko kaya ng, halimbawa, lumabas kami ng, ito problema sa akin. Mm-hmm. Lumabas kami ng family. Ito nilalabanan ko ngayon kasi mahal ko yung family ko eh. Mm-hmm. So one day, kaya ko yun na tutok sa bata. Kinabukasan. Gusto mo na mag-content? Work na. Gusto mo na mag-work. Gusto mo na mag-work. Mag-work. Kaya na ako. Addiction. Hindi ko na kaya. Tatawag na. Tatakas ako. Alasin ko. Gigising ako. Tatawag ako yung leaders ko. Good morning guys. Start your day with gratitude. Kamusta kayo dyan? Sesend na ako ng video. Nambabaliw na ako noon. Guys, nandito kami sa pinakamahal hotel, na hotel ngayon sa Baguio. Hindi ko sabihin time freedom. Sa GC lang yun. Hindi talaga mawala. Tapos pinakita ko online. Tatawagan ko yung, kamusta ka pare? You want coaching? hindi pwede. Ano siya, parang hindi ako pwede. Ingrained na. Nang walang ginagawa. Kating-kating ako magtrabaho. May question ako dyan, bro. Parang na-curious ako kasi, yan, nangangati ka nga pag wala kang ginagawa, di ba? What happened during the pandemic? Kasi lockdown, nasa bahay tayo. Bumalik yung pattern ko ng depression. Nung lalo ng mga unang lockdown. Nakatala ko ulit. Hindi ka makalabas. Pinatake ko ulit. Oo, ganun. Na-trigger. Na-trigger ulit. Na-trigger. So back to workout, back to... Talagang kailangan ilaban eh. And I guess bro, kaya ganyan yung mga resulta mo. Kaya ganyan yung nangyari sa'yo, how successful you are. Dahil din dun sa sipag mo eh. Yes. Kaya ang tanong ko, paano yung mga tao na, okay, sabihin natin, nakikinig ako sa'yo. At saka ngayon, sobrang nai-inspire ako sa kinikwento ko. Pero kapag umuwi ako, hindi ko din gawin yung sinasabi mo. Ngayon, kung on my part, sabihin natin, tamad ako. Claim ko na, tamad ako. Hmm. Paano mo masasabi na maganda magsimula or ano paano maging sisimulan? Course of action ko? Okay. Napakinggan nila, tamad sila, wala silang trabaho, walang financially, hindi okay. Napakinggan nila to, na-inspire sila. Anong gagawin ko bukas? Ang akin, clarity. Okay. Answer 3 question. Who, what, why? Okay. Okay. Who do you want to become? Okay. Mm-hmm. Ano yung gusto mong maging? Mm-hmm. Normally, it's hard to develop the who without the what. Mm-hmm. So, ano yan? Pwedeng prerequisite yan. O sige, what muna? Mm-hmm. Kasi hindi ako naniniwalang may taong tamad. Okay. Wala ka lang gusto sa buhay. Tama. Wala ka lang direksyon. Tama. Kasi mapupuntahan mo lang yung tamang direksyon if you have a destination. Correct. Tingin ko, lalabas ka ba ng bahay kung wala kang pupuntahan? Tama. Hindi eh. Kung may pupuntahan ka, lalabas ka, magbibihis ka, magpe-prepare ka. Correct. So what's the destination then? What do you really want? What ticks you? Ano yung nakaka-excite sa'yo? Mm-hmm. So what excites you? Any goal. Mm-hmm. Walang masama. Let's be open. Gusto mo ng pera? Let's talk about money. Gusto mo sumikat? Sige. Walang judgment. Pero what do you want? Linawin mo muna. Linawin mo. Kailangan clarity. Pag tamad ka pag wala kang clarity. Okay. Mm.
Kasi ang hirap eh, pagising mo pa lang sa umaga, anong gagawin ko? Nag-iisip ka na agad eh. Pag alam mo na gagawin mo, action na agad. Oh, kilos tama, na agad. Tama na. So what? Sulat mo lahat ng what mo. Okay. Ako exercise to na pinapagawa ko. Lahat ng what mo, pera, kotse, bahay, hanggang sa hihimayin ko yan na maging sobrang specific mo. Okay. Kailangan sobrang linaw. Hindi mo pwedeng sabihin sa akin mayaman. Anong mayaman sa iyo? Oo. Baka yung tsura. Ano tsura? Ano tsura no? Yung 200,000 ba mayaman sa iyo? Panggastos lang namin 'yan eh. Pangkain lang ng media team ko. Parang ano yung standard mo ng mayaman? So define it right now. So let's not use terms, let's put a number. Okay. Yan. Let's put a number. How much is mayaman to you? Lagay mo 'yon. So pag nandiyan na tong lahat ng to, okay, ito na lahat. Focus on the who. Pag ayan ka na, ganun ka na kayaman, sino ka na? Paano ka sa tingin mo gumalaw? Paano ka maglakad? Paano ka magsalita? Anong attitude mo? Paano ka mag-isip? Okay. So, pinaparealize ko yun sa kanila. Okay, ganito ako mag-isip, sir. Masipag ako. Maaga ako gumising. Papalabasin ko sa kanila yung salitang masipag. Masipag ako, maaga coaching gumising. Coaching. May disiplina ako, sir. Tapos ganito ako mag-decide. Papaintindi ko, lahat ng who, libre. Pwede kang maging ganyan ngayon. Ayun na. Pag naging ganyan ka ngayon na, mabilis mo makukuha yung what. Yung what. Okay. Automatic okay. Na yan. Ngayon, sir, paano pag nagising akong tatama rin ka? Natamad pa rin, sir. Kasi hindi ka pasanay eh. May resistance eh. Tama. Diyan papasok yung pangatlong question. Why? 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 Bakit mo ba ito ginagawa? Bakit mo? Para kanino? Para saan? And there's always a psychological anchor with relationships. Correct. Lagi. Yes. Lagi. Anak, nanay mo, magulang. Anak mo, magulang mo. And ang analogy ko lagi dyan is, when life is this, and we want this, the problem with most people is, hihintay nilang bumaba bago iangat. Pag na-reach nila yung certain level, titigil na, ang tawag ng comfort zone. Doon ka, nasanay. Ang tawag ng program. Correct. So ang akin, dalawa yung choice mo. It's either mag-create ka ng urgency sa sarili mo na ayaw mo nito o itaas mo standard mo. Kasi it's either you are working mula dito, paangat, or you are working paangat dito. Parehas work yun. Tama. Parehas mahirap yun. Parehas may resistance yun. Correct. Ang difference ng hinintay mo pang dumapake. Hinintay mo pang bumagsak eh. Hinihintay pa kasi nilang dapang-dapa sila bago sila mag-take ng action. Correct. Ano yung sasabihin nila? Walang puhunan. Pag may na-hospital ngayon eh, may pera ka eh. Gagawang paraan. Nungungutang ka eh. So meron, lagi hanggat buhay ka meron. Meron, correct. Because correct. Money is always there. You just can't access it. Nandiyan na yung pera. Wala ka lang access. Hindi naman wala yung pera, di ba? Correct. Parang pandemic, ang analogy ko lagi, nawala ng pera ng Pilipinas, hindi nawala pera ng Pilipinas. Napunta sa Pure Gold at Mercury Drug. Tama. Nasaan ba pila at ng sa tao? Lazada at Shopee. Sa Ube Pandesal. Nasaan ang pera ng tao? Nasaan may value. Correct. So create ka ng value ngayong pandemic. Tama. Di ba? How can you create value? Become a valuable person. Yes. Again, who? Boom. Doon pa rin mabalik. So it's all about who you become in the process. Yeah. Kaya ang thinking ko, hindi ako natingin lang sa mayaman lang. Yes, okay yung may resulta. Maganda yung unang tingin, mayaman, okay. Okay. Ano attitude? Paano gumalaw? Paano magsalita? Energy pa lang, basa mo na eh. Correct. Alam mo, sa dami na nang namit nating mayaman, pag tingin mo pa lang dyan, alam mo pag may ugali yan eh. Tama yun. Iba to. X to. Ramdam mo eh. Tama. Sobrang ganda nun, especially dun sa sinasabi mo na, no? Magsimula dun sa what. Kasi ako parang lately, tinatamad ako. Ganyan. And sabihin natin yung... Ah, ganun? Oo. Kaya pala. Tinatamad pala. Kaya pala wala kaming TikTok lately. Tinatamad ako kasi. Pwede din eh. Yung why din eh. In last terms eh. And for me, siguro nakikita ko din sa'yo, nagbabago-bago yung why mo. Lalo-lalo na yung nangyari yung... aksidente mo dun sa expressway, di ba? Probably could be your family before. Tapos nung nawala na yung ano, loving for other people na. Yeah, exactly. Yeah. I guess, ano eh, nag-i-improve at nag-i-improve talaga siya eh. Ang angin lang dito kasi, well, choice pa rin eh. Choice pa rin na, kung gugustuhin mo talaga, why not? Just make it for myself, di ba? Yeah. Pero napakaganda nitong, I guess, ang pinaka-nagustuhan ko dun sa sinabi mo, sistema pa rin tong binigay mo eh. Na, kung maisa puso ko to, magiging parang siyang blueprint na ulit-ulitin ko lang. Eto at eto na yun eh.
di ba? Simula ka sa what, and then siya mag focus kung sino yung taong kailangan ko maging para ma-achieve yung what na yon. Mm-hmm. But then kung mawalan man ako ng inspiration, motivation, or desperation, at least meron pa rin ako pagkukuhanan ng why, lakas na tuloy at ituloy yan. May tanong ako sa iyo ngayon, MJ. Knock on wood, ha? Ano to? Ano lang? Question na ano? Knock on wood, nascam ka, boss pera, lahat ng pinundar mo, social media mo, nahack lahat, back to zero. Pagising mo, ganda na. Anong gagawin mo? Paano mo i-rebuild at i-earn ulit ang first million mo ulit? Inner circle ulit. Okay. I'm gonna look for people who I can trust. Okay. So yung mga alam kong mapagkakatiwalaan ko, iisa-isahin ko. Mm-hmm. Right? I'm gonna be open to them. Okay. Ito ako ngayon, zero ako. I'm gonna start something new. Kalala nyo ako, kaya kong bumangon. Sinong gusto mag-invest? May pera ako agad. That's okay. One. Okay. So I can start there. Zero eh. So basically, wala akong camera. Mm-hmm. Probably. Ah. So bilang akong camera, bilang akong ganito, start akong creating content. Mm-hmm. I'm gonna create something with them. Mm-hmm. Maybe start a business with them. Mm-hmm. And then, dediretso na. I'm gonna do my best in that field. Yeah. Na okay, I'm gonna create value with these people and who I am right now, it's because of my integrity. Correct. Na laging-laging, I walk the talk. Mm-hmm. Parang pag ako may speaking engagement, ako mas maaga pa ako sa may-ari ng kumpanya. Parang ako may-ari. Mm-hmm. Chine-check ko yung ingress. Mm-hmm. May malasakit ako eh. Mm-hmm. Lagi ako may malasakit sa mga kadil ko. Mm-hmm. So, sisimulan ko ulit sa ganun. Basically, I'm gonna create value. Tapos, maghahanap ako ng problema na pinakamalapit sa akin na kaya kong solusyonan. Gagawa ko ng business around it. Okay. Mm-hmm. Yun na yun. So, dire-diretso na yun. Alam mo, ne, dito na naman nagpapakita yung kung gaano kataas na yung comfort zone or standard na na-build ni sa sarili niya. Correct. Na kasi, okay, tanong natin yan sa kanya, yung tinanong mo. But yung kwento niya na about dun sa ano, magsisimula ka ulit sa comfort zone mo na pag nag-back to zero ka, parang hanggang dito lang yung i-reach din ng ibang tao makakapakinig. So meaning, point ko, yung sinasabi mo na why not work through it talaga na itaas yung standards, yung kung ano yung gusto mong success para ito na yung maging level ng comfort zone mo na sobrang taas. Yun, exactly. Yan, yun. Yeah, yeah. So, diba? Mm-hmm. Biglang nag-show up lang na, okay, tanggalin man niya sa'yo lahat, andito na yung level ng awareness. Ito na, container. Ang tricky dyan, ito yung tricky dyan, maganda yung tama yun eh. Uh-huh. Ang tricky dyan, di ba ito buhay mo ngayon? Uh-huh. Ito standard mo. Uh-huh. Maiirata ka ngayon sa buhay mo ngayon. Uh-huh. And akala mo mali. Uh-huh. Kasi hindi ka na komportable eh. Tama. Parang dati ang saya ko eh. Nung nagka-goal ako, malungkot na ako, natural wala ka pa dun eh. Oh. So, mali kasi yung thinking na kailangan natin habulin yung happiness agad. Okay. Okay. Kasi wala ka pa dun sa standard mo. The moment that you raise your standard, kung talagang tinaas mo, hindi ka masaya sa buhay mo ngayon. Oh. Kasi halimbawa, ang standard mo, nakakotse, nagko-commute ka, masaya ka ba? Hindi ka masaya nun. Mm. Let's cut the bullshit. Sasabihin, enjoy, enjoy. Pwede mo ma-enjoy minsan, pero hindi mo araw-araw ma-enjoy. And it's okay. Sa akin, ang peace para sa akin is this. Hindi ka laging masaya and you're okay with it. Mm. Tanggap ko, kinamumuhian ko to, nabivisit ako sa visit na jeep na to, mpaga. Accept it. Kasi mataas na standard mo eh. Ang mali sa iba, nung tinaas yung standard, nasasaktan. Mm-hmm. Tapos may mali ata kasi hindi ako okay. Hindi, okay yan. Okay na hindi ka okay ngayon. Okay lang yan. Kasi kaya ka hindi okay ngayon, iba na yung gusto mo para sa sarili mo kasi alam mo, deserve mo to. Yeah. Pero wala ka pa dun. Yeah. Now, instead of malungkot ka ngayon, magpabebe ka ngayon, try to collect evidences na kaya mo makarating. Sir, wala akong makuhang evidences eh. Then create one. Mm. Pwede kasing tatlo yan eh. Pwede kasing pabebe, hindi ko deserve. Pwedeng deserve ko eh. Or pwedeng hindi ko sure kung deserve ko. Uh-uh. Pero araw-araw tatrabahuhin ko. Uh-huh. Para masabi ko sa sarili ko, finally deserve ko. Oh, ganda. Ganda. Correct, correct. Kasi yun yung akin eh. Bro ako, ang insecurity ko, itsura ko, kasi nag-try din ako mag-model before, nalait-lait ako, nag-try ako marami, nag-try ako sa music, artista, may insecurity ako sa ano, sa itsura, sa how I look. Tapos naloko din ako nung 19. So, yun yung insecurity ko. So, ang thinking ko lagi, hindi ako magaling, hindi ko deserve, yun yung bullshit ko before, hindi ko deserve, hindi ako magaling, pangit ako, hindi ako matangkad,
di ako maputi, di ako makinis. Hmm. Pero hardworking ako. Napauwi ko sa character. So, ang labang ko noon, I'm gonna work hard every day. Dumating sa point na sa kakatrabaho ko, na-realize ko sa sarili ko na hindi ko deserve dahil ano. Deserve ko hindi dahil pogi, hindi dahil magaling, hindi dahil malupit. Deserve ko kasi antagal kong tinatrabaho. Yes. Oh, ganda nun. Hey. So it's the evidence na I worked hard for it. Oh, alam mong may ginawa kay. Di ba? Ang kita nung kasi bro, ano ah, ito lately. Si Kong TV kasi, fan ako niyan, simula pa dati. Before pa yan nakuha nila Alodia. Tier 1. Tier 1 yan eh, kinuha yan, pinakondo yan eh, sinagot yung kondo. Tapos yung nangyayari sa buhay ko, pareho nang nangyayari sa buhay ni Kong. Mas maano lang yung sa kanya, mas malaki lang siya. Nagkondo siya, nagkondo din ako yung time nagkondo ako. Tapos nung yan, yung nagkaanak, nag-asawa, ganyan. Yung nag ano nang tagapayamansyon sakto nagsama rin kami nito tsaka si Mig sa condo. Payamansyon din tawag namin. So lahat ganyan. Tapos lately, Dr. Toy Kong, grabe kong bumili ng motor, boss, 2 milyong motor. Parang bumili ng candy. Bumili ng candy. Oy. Tapos parang ang laki nung bahay ko, compound, sabi ko, shit, yung gusto ko, yung kasama ko tong mga tong tropa, isang compound lang din kami na malalaki bahay, habang nagpapagawa sila ng sarili nilang bahay. Sarili nilang bahay, na sila magkakapatid, magkakasama. So parang sabi ko, napakadali nilang gumawa ng pera. Napakabilis, ang daming sikat, kasi kasama yan sa gusto ko, hindi lang pera, pero gusto ko din, for some reason, gusto ko din maging sikat, gusto ko din maging famous, ganyan. Ay ko parang, gusto ko nung buhay niya, gusto ko nung lifestyle, gusto ko nung result niya. Naiinis ako na wala pa ako dun. Kagaya nung sinasabi mo kanina. And totoo yan eh, na you have to gather specific events, specific evidences, at doon ka mag-focus kasi wala namang mangyayari kung maingit ka ng maingit. Di ba? Hindi ka naman makakarating dun kung ibabash mo, i-hate mo yung tao just because they have the life that you want at ikaw wala dun. Ang thinking ko, walang masamang mainggit, huwag mong i-down. Huwag mong i-down, tama. Huwag, walang masamang mainggit, huwag mong i-hate. Correct. Kasi pwedeng magandang inggit siya eh. Oo. Inspire ka eh. Kasi, ito yan eh. Nagawa niya, tao siya eh. So, ang nangyayari, pag may inggit tayong ganun, sa utak natin, tangible na siya. Yes. Kasi hindi na siya berbo. Hindi na siya vision, nangyari na sa iba eh. Tapos lahat ng tools naman na ginagawa niya, meron tayo. Pwede accessible sa atin. Eh. As long as may vehicle ka, yeah, you have a vehicle, pwede. Pwede. Ang masama, nagwi-wish ka, wish ko lang ang tawag doon. wala kang vehicle, wala kang ginagawa. Wala. Naiingit ka, wala. Yun yung nagiging miserable. Wish ko lang yun. Wishful thinking yun eh. Sa English eh. Sa Tagalog, wish ko lang. Pero, if you have a vehicle at alam mo naman sa sarili mo, pwede, akin walang masamang mainis. Minsan naiinis din ako. Ang dami kong inis. Bawa, gustong-gusto kong bumili ng AP, ng Patek, ng Rolex. Collector ako ng Rilo eh, ng Vacheron. Eh, laging walang stock eh. Nakakainis, may pera ka na, hindi ka pa makabili. Visit, di ba? Alam mo yung ganung feeling na, nakakainis, pero akin, ina-acknowledge ko, naiinis ako. Pero hindi dahil, hindi porket naiinis ako, titigil na buhay ko. Basta alam ko sa sarili ko na itong aspect ng buhay ko na to, pagbili ng Rilo, inis ako. Pero hindi ako inis sa business ko ngayon. Grind talaga. Kaya mong i-frame. Reframe. Kasi yung feeling ng iba, inis sila sa lahat, hindi. Inis ka dun sa ibang tao, ba't mo dinamay yung mga mabubuting tao? Tama. Diba, hindi ka naman stupid eh. You have common sense eh. Minsan yung common sense, yun dapat ang pinapodcast natin. Hindi sobrang common eh. Common sense is sobrang common. Common sense eh. Totoo yan. Sa point na to ng boy mo, ano naman ang tingin mong next level mo? Ano pa yung nagpapa-excite sa'yo? Ito, yung value, yung siguro it's ano no, it's not about, well, it's good to hear credits eh. Yumaman ako sir dahil sa masarap pa na, I'll be honest. Napipid yung mga ego, yung ego ko, napipid yung pride ko na, masarap sa feeling yun, pero it's just, ang end point for me is, yung Filipino community, maging kasing tay-tay ng Chinese, yung maging maayos na community tayo. To be honest, minsan nga ngayon nababasag na ako eh, no? sa mga influencers kasi nga, base sa nakikita ko, napipredict ko, kung magpapatuloy yung clout, tapos nare-reward yung clout,
I hate that factor. Now, why is it that that kind of fucking behavior is rewarded by social media? Hindi naman natin makontrol. Pinapanood ng tao eh. Correct. Kini-click eh, nilalike eh, kinokomentan eh, kaya nagtatrending eh. Pero ang nangyayari kasi ngayon, pag asal-aso ka, may ginagawa kang mali, nag-create ka ng clout, ikaw yung kumikita sa Facebook at TikTok eh. Correct. Sa YouTube eh. Correct. So, ang nangyayari, nakakaresulta sila. Baka isipin ng mga bata, gagawa lang pala kami ng mali para yumaman. Mapapasa yun yung ayaw eh. Ko. Oh, yun yung ayaw. Yun yung nilalabanan natin. And that is the main reason why ako, personally, when I create videos, pinipilit kong sobrang lupit ng quality. Kasi mabigat ang kalaban ni Clout eh. Mabigat. Drama. Kasi drama gusto ng tao eh. Kahit hindi maganda shot nila, tapos namiiyakan, may something, papanoorin eh. Oh, yun, gusto naman, Pinoy. Muntik pa naman magubad si Leo dito. Sabi ko, pakita ko na kaya si Junjun. Pero totoo yan, ha? Ang hirap nito, itong edutainment, itong, di ba? Pero, ako, I believe this is the future. Yes. Kahit sila Gary V sinasabi, this is the future. Ang gusto kong mangyari, parang what we are doing right now is we're tilling the soil. Correct. For the young generation. Or the next generation. Parang, pag, if we are not making the lives of other people better, mali ginagawa natin. Yeah. Mali ginagawa natin. So, I wanna create more successful entrepreneurs regardless of the industry. Bro, ano na ako? Abundance mindset na ako. Hindi lang networking industry. Hindi lang. Kahit lahat. Saan. Basta, ako, I will get what I deserve. May sasali-sasali sa akin. Correct. May sasali sa'yo. Itong podcast na to, maraming sasali kahit sa kanino sa atin. Lahat tayo deserve natin dito yumaman. Correct. I don't care kanino kayo mag-join. Basta yumaman kayo, okay sa akin. Parang ganun. Yung wala ka ng scarcity. Kasi, ang thinking ko, lahat tayo at the end of the day, what we are doing is creating a better community. Yes. Correct. Agree. Ang sarap ng ganun eh. Yes. Ang sarap ng ganun. Masarap yung pati tulog mo sa gabi. Oo. Yung diba? Alam mo nang, pag may, alam mo yung thinking ko na pag may yumamang isang Pilipino, yung may maiambag lang akong konti doon. Na alam ko, nakinig ka ng video ko, ah okay, may konting part na ako doon. Yes. Okay na ako doon. Plus points ka na sa langit. Plus points na. Malaking bagay yun. Bawing bawi na. Malaking bagay yun. Nag-iipon na pala ng points. So pagdating ko doon, 3 million followers po ako. 3 million doon, dami ko na tuluan. 50% po ito, yumaman. So, eto naman, anong nakasulat ngayon sa umaga mo, di ba may journal ka? Ano yung nakasulat ngayon doon sa goal mo, vision long mo, term, long term vision? Well, ang dami bro. Bigyan mo kami siguro mga top 5 mo. May mga billions doon. Okay. Billions, tapos. So, nag-ginugol mo maging billionaire yung status? Ginugol ko. Okay. Tapos yung. Tanungin ko muna, bakit? Kasi una, I think, una deserve ko eh. Okay. Alam ko sarili ko, gusto ko siya, deserve ko. Pangalawa, if I have more, I can help more. Okay. Tama nice. Naman. If I have more, I can help so, more. Marami kang resources. Yeah. Parang, alam mo yun, it's not just the status, it's I'm gonna have this amount of tool. Resource. Tool yun eh. Tool to build more. Kasi, I'm gonna be honest, most of the real estate in the Philippines owned by Chinese. Yeah, I agree. Sana naman, Pinoy naman. Tama. Magpayaman naman tayo, magtulungan tayo. That's what I want. So, yung pa isa, something that I can control, syempre, a short-term call ko, share ko na rin yung mga short-term calls. Sige. Mga relo, maraming, sobrang daming relo niyan. Tapos, G-Class, I wanna upgrade. Mag-G-Class ako soon. Yung Benz. G-Wagon. G-Wagon. Tapos, sarap. May Armalite sa likod. Ay. Hindi, joke lang. Yung pero binapanood ko nito araw. May AK, no? Naka-chiringa, no? May AK. Tapos, yun, that's my personal. For the social media, myself, I wanna create an event like UPW, ganun kalaki. In the future. Ganda nun. No, yung regardless of the industry. Yeah. Yung I'm doing a lot of coaching right now. Yes. Tapos ina-apply ko na rin siya yung UPW na pattern tapos kasama ng mga natutunan ko sa ginagawa natin. Nakapag-formulate ako ng sarili ko. Ginagawa ko na siya sa company ko. Pero naglakas ako ng loob ngayon na ilabas. And parang hindi ko pa nga namin binibenta, puno na. Kasi limited, totoong limited slot eh. Kasi parang trial pa lang. Saka limitado yung kayang i-assist na. Okay. Kasi kung Tony Robbins style to, bawat tao, bawat ano ba, per 10 people, may isang coach yan. Hindi pwedeng ipapras. Hindi pwede yung marami lang. May pattern ako na talagang sobrang structured. Ngayon, limited pa yung kayang tao na limited pa yung well-trained ko. Limited pa sila. Yung coaching team ko kung tawagin. Correct. So, yun. Makapagsulat din ng maraming libro. Kasi hindi ako magaling. Hindi ako. Yun. Tinatamad ako magsulat.
ChatGPT pa. Write me a book about yung sinabi, speak like MJ Lopez. Yung sinabi ko daw, i-scribe na lang. Ah, tama. Ipa-scribe. Ah, ghostwriter. Ghostwriter. Your MJ. Oo, parang gano'n. Oh, ghostwriter. So yun, yung mga gano'n. Tapos sa real estate, makapag-build ako ng isang Filipino community, especially sa WE, or yung sana makapagsama pa ako ng mga inner circle ko na isang malaking real estate. Gusto kong, alam mo yung versus BGC and Clark. Gusto ko yun. Tapos, alam mo yung na-create this real estate na open for a lot of business. Tapos Filipinos tulungan. Yung alam mo yung sobrang powerful ng marketing kasi maraming influencers inside. Tapos we are helping Filipinos. Correct. Tapos gusto ko rin mag-create in the future ng startup . Kasi pag marami na tayong pera, gusto ko magkaroon na parang yung gumawa ng show. Baka maunahan nila ako. Pero okay lang. Parang Shark Tank style. Shark Tank. Yung parang ganda tayo, yan. Invest ako sa'yo. I want you! Ganda yan, maganda yan. Ano mo yung pala? I want you! Ano mo ganda sa Shark Tank? Naluhalo na. Naluhalo mo kasi. Gusto mo ka tayo, bahad ba eh. Sorry. Mapipit sa'yo, ano po to, balot na sa Shopee. Kanta ka nga. So yan, ganun. Yun yung, basically, magandang Filipino community. Nakatanaw ko sa'yo. Ano ngayon yung top 3 principles mo? Kasi kanina nabanggit mo, meron ka mga principles lang talaga na pinagsistikan . Ano yung top 3 mo? Sige, siguro ito yung ngayon, no? Sagot ko ngayon. Kasi pwedeng magbago tong top 3 . Kasi napakarami nito. For now, top 3 ko, number 1 is never delay. Okay. Procrastination. Yeah, never delay any decision. Okay. Kasi pinaka biggest realization ko, especially pandemic, sagad kasi ako humataw, di ba? And as you grow older, family becomes more important. Tama. Now, nang nangyari, yung lola ko, syempre, ngayon, sikat na, lalo akong payaman. Tapos yung mga gustong real estate ni lola, yung mga resort, nabibili na namin. Pero bago mangyaring lahat ng yon, para mangyari yon, wala akong Saturdays and Sundays. Wala ako sa birthdays. Wala ka tayo. For how many years? Kasi ang thinking ko, yung lola ko malakas pa. Pandemic namatay. Hindi COVID ang kinamatay, pero namatay. Kasi pag na-hospital ka during pandemic time, sobrang nakaka-stress. Kasi kahit hindi COVID, ICU ka. Correct. So namatay siya sa stress. So yung bigat nun sa akin na parang hindi ako nakapag-spend ng time sa kanya. So ang thinking ko ngayon, habang buhay pa yung nanay ko, kasi yung nanay ko, nakita kong namatay yung nanay niya, grabe impact sa kanya. So ang thinking ko, habang buhay pa yung nanay ko, kailangan matupad ko yung pangarap ko at kailangan makapag-spend ako ng time sa kanya. Balance. Kaya wala akong dinedelay. Na kahit konting time, pag nag-procrastinate ako ng konti, as in like 1 minute, 2 minute, nakakadalawang video na ako na nakalokohan sa mga reels. Stop na ako kasi, teka, naalala ko lola ko. Ayokong mangyari sa akin yung nangyari kay mama na sobrang ikinalungkot niya yung pagkawala ni lola. I wanna spend more time with my mom. Parang, minsan kasi yung I love you, halimbawa, sinasabi lang natin yan sa magulang natin, minsan nasa kabaong eh. So ako pag naramdaman ko, mahal ko si mama, sabihin ko sa kanya, mama, mahal kita, miss kita. Tama. Hindi ko i-delay yun. Naramdaman ko, sasabihin ko ngayon. Yung tao ko, nakikita ko, masipag. Hindi ko i-delay. Teka nga, galing mo ngayon. Good job, pare. Opportunities like this, hindi ko i-delay. Hindi ko alam kung hanggang kailan din ako sa mundo eh. Tama. Parang kailangan makagawa ako ng sobrang daming video hanggat andito ko. Wala akong i-delay. Yun yung isa sa prinsipyo ko na kahit dati pa daladala ko siya. Kasi nga, hindi mo madi-discover kung tama't mali to kung hindi mo gagawin ngayon. Akin, naloko ako, nagkamali ako, nagfail ako. At least alam ko na mali yun. Ikaw, 2020 na, iniisip mo pa rin, tama kaya yun? Ako alam ko na mali yun. Tama. May tuturuan pa kita, makakapag-create ako ng value. Oo nga. Galing. Diba? Skills set wise, panalo ka din. May isang tao, overthinking. Once a month, isa lang ang kausap na client. Yan. Ako, kada araw, 10. Mas miserable buhay ko. Mas stress ako. Mas pagod ako.
mas grabe rejection ko. Mm. Pero after 3 months, mas magaling ako sa'yo. Mm-hmm. At may pera ako, ikaw wala. Correct. So, never okay. delay. Okay. Yeah. Feel faster. Yeah. Yeah? Yeah. Number two, it's not about the money. Parang more on integrity to eh. Okay. Sa lahat ng bagay. It's not about the money, it's who you become. Mm-hmm. Hindi mahalaga sa akin kasi nasa social media tayo eh. Mm-hmm. Hindi mahalaga sa akin kung ano itsura ko sa camera. Uh-huh. Ang mahalaga sa akin kung ano ako sa camera, dapat mas magaling ako sa totoong buhay. Tama. Kung nakikita nila akong masipag sa camera, mm-hmm. pag nakita nila sa totoong buhay, talagang gugulatin ko sila. Mm-hmm. You have to walk your talk. Integrity. Pag sinabi mo pupunta ka regardless kung gaano kasama pakiramdam mo. Mm-hmm. Kasi ganun ako eh, kahit sa kumpanya ko, nag-announce ako training, kahit sobrang sama na, pin-reliever na lang. Mm. May usapan eh, mukha ko yung nasa layout eh. I'm gonna be there. Walang renego-renego dito. Umuoko. Pag sinabi mong gagawin mo, gagawin mo. Tama. And it's, the integrity is more on towards yourself. Yeah. Kasi marami kang negotiation sa sarili mo. Yeah. Na most of the time hindi mo nagawa kaya mababa tingin mo sa sarili mo. Tama. Most of the time yung depression, anxiety, yung self doubt natin, yung baba ng tingin sa sarili. Nanggagaling yan sa ano eh, mga bagay na alam mong kaya mong gawin, pwede mong gawin at dapat mong gawin pero hindi mo ginawa. Oh, bumaba ngayon yung tingin mo sa sarili mo. Yes. Totoo. Kasi alam mong kaya mo yun. Yeah, eh. Exactly. Alam mo eh. Exactly. Oh. Tapos ha, hahawakan mo yung hanggang gabi, hindi mo ginawa eh. Mm. It's not about the big things. Yeah. Para mawala depression mo, para maging confident ka. It's all about the small things. Oh, yung pag-ihi mo, pag-flush mo, pag-inom mo ng tubig, yung paglalagay mo ng plato, yung maliliit na bagay na small na responsibilities. Ipon. Exactly. Mm-mm. Alam natin niya, how you do the big things is how you do the small things. Yeah, correct. Mm. How you do one thing is how you do everything. Correct. So ang akin, backstage, on cam, off cam, kung masaya ako on cam, masaya ako off cam. Kasi yun ako. Yes. Mm. Tama. Kung sino nakikita mo sa camera, yun ka. Yun ako. Mm-hmm. Kaya pag hinubaran mo ako, kahit wala akong pera, yun, kaya kong bawiin. Kasi ang value, nakikreate ng value through integrity eh. Mm-hmm. Yeah. Yun ang pinaka-valuable. Mm-hmm. Integrity. Napaganda nun. Number three, siguro, isa sa mga, ang dami kong top eh, pero sa ngayon, respect. Mm-hmm. Respect. It's respecting people. Una, respect. Pag mababa ka pa lang, syempre, mataas yung respeto mo sa iba. Paano pag mataas ka na? Yun. Doon na susukat. Tama. Ako, hanggang ngayon, pag gasoline boy, sir pa rin, sir, kuya, ano, I talk to them. Kasi yung thank you mo sa kanila, malaking bagay. Oo naman. Kasi thinking ko, ako, ito thinking ko sa buhay. Kahit gano'ng kakataas, kahit gano'ng kakayaman, you are not always the giver. You are not always the giver. Restaurant, nagbabayad ka, yes, but you are not the giver. You are the receiver of their service. Correct. So maging mabait ka sa waiter, mas pagod yan sa'yo eh. Nakupo ka lang dyan eh. Yes, alam kong pinaghirapan mo yung pera mo. Pero ngayon, receiver ka ng servisyo. Servisyo ng chef, servisyo ng waiter. Ngitian mo. Pasalamat. Mag-thank you ka. Ayusin mo. Tama. Pag tumawag ka, ma'am, excuse po. Hindi yung parang alila yung parang, trato mo. Hindi pwede. Kahit gano'ng ka-toxic yung parents, respeto. Correct. Magulang mo yan eh. Magulang mo yan. Tapos isa pa, respeto mo sarili mo. Yeah. Kasi, ito, I'm gonna be open again. Mm-hmm. Siguro one of the major reasons why I got depressed, I lost self-respect. Mm-hmm. Kasi if I respect myself and my space, Alam mo yung feeling na lolokohin ka na eh. Oy. Alam mo yun eh. Alam mong mangyayari na eh. Tayong maglokohan dito. In denial ka lang. Benefit of the doubt. Nagpapakahiro ka. Baka mabago ko eh. Baka magbag. Alam mo. Totoo. Alam mo, pero alam mo yun. Inalaw mo. Inalaw ko eh. Parang ako, I'm still taking accountability na. Kaya nangyari yung lahat. Inalaw ko. Yes. Ngayon, grabe na respeto ko sa sarili ko. Yeah. I'm not gonna say yes if it's not a yes for me. Mm-hmm. Yes muna sa akin. Mm-hmm. Actually, dito ko yung natutunan. Mm-hmm. Dito sa space na to. Mm-hmm. Nag-usap kami ni Coach Ras. Mm-hmm. Say yes to yourself first. Yeah. May realize ako nga, no? Kasi yung lahat ng tao, tanda, ito ang thinking ko, if you wanna go big, think big. Correct. Mm-hmm. Yes. How big are you thinking?
may nakasalubong ka, ngitian mo. Dati ganun na ako eh. Kasi pag sumikat ka, malala ka niyan eh. Ay, yung kalbong yan, namit ko na yan, mabait yan eh. Oh, yan yung umiti sa akin eh. Oo, kilala ko yan. Ano, may tatong maangas mo akong drug lord. Yan yun eh. Top G. Sikat na pala yun. Sikat na pala siya. Pero mabait yan. Oo, okay yan. Maganda mag-tip yan actually. Yan yung ganun. Ako, lahat ng pinupuntahan kong lugar, I make it a point na parang, part ako ng space na yun. Oh. That's how I respect them. Yeah. Ito siguro, malakas ako sa tights eh. Siguro, tights talaga. Tights. Isa sa tights ko yung pagtitip. Lahat ng restaurant na lagi irregular ako, parang ako may-ari pag dumadating. Kasi ang saya nila pag dumadating ko, alam na ako. Kilala eh. Paldo tayo. Merienda tayo! Ganun. I remember this one time, dami nagkasabi sa akin. Ito, palawakin ko lang ng konti. Dami nagkasabi, money can't buy happiness. Hindi mo lang alam saan ka bibili. One time. Tama. Hindi mo lang alam. Tama. One time. Sa Porsche ka pupunta, di ba? One time, ano, there's this Porsche moment. Idadaling ko sa service si Porsche. Meron akong 1,200 sa bulsa. Same, card naman, di ba? Yun na lang yung pera ko doon na nakalagay sa kotse. Ngayon, nagpag-asa ako sa ipupultan ko, pag-asa ako sa Petron. Meron ditong isang gasoline boy. Pipilay-pilay siya. Pero nakangiti. Sabi ko, fuck, I wanna reward his behavior, pare. It so happened, that's a rough day. So, that's, alam mo yung tape mo habang nagda-drive. Alam mo yung moment na kusang tumutulo yung luha mo sa pagod at sa stress. Ganun, yung nagda-drive ka, parang kusa na lang na bigat na. Pag-asa ko. So, nakikinig pa ako ng music. Ang music pa na, yung Invisible ni Hunter Hayes. Trust the one, spin where you are, wish you know it was. Sticks and stones, pull na pull ko. Those words got deep, but they don't mean you're all alone. You're not invisible. Parang, pinig ko, invisible. Alam mo yung parang walang nakakakita ng effort. Ganun tayo mga leader minsan. Sobra. Nag-appreciate tayo sa kanila, pero kulang sa appreciation. Ikaw kami naman. Kami naman, di ba? Correct. So, naluluha-luha na ako nun. Tapos nakita ko tong pilay na, sir, teka. Passionate pa. Sabi ko, ang saya niya. Naaamoy niya yung amoy ng gasolina, pipilay-pilay siya, pawis na siya, aga pa, mukha na siyang pauwi. Pakapasok niya na. Tapos, ang saya niya, sabi ko, i-reward ko tong taong to. Hindi kina-credit card ko kasi one to lang pera ko eh. Mahalang full tank eh. Bukas ko ng bintana. Sir, what's your name? Ano pangalan mo? Binigay niya pangalan niya. Pinu mo kayo sa libo. Nabot ko, sir. Thank you po ah. Money can buy happiness. Yung saya niya nung araw na yon, sabi ko pa. Kinikilabutan ako. Alam mo yung feeling na ano? Baka may anak yan eh. Oo. Tapos yung anak nun, baka may ini-expect na pasalubong. Mabibili niya na yun. Correct. Kaya happy meal niya, kahit gaano kaliit yan. Yung saya ko nun, hindi matutumbasan eh. Sa lahat ng million na nakita ko, kinita ko sa buhay ko, yung 1,000 yun, kasi sobrang saya ko. Parang, nag-shift yung araw ko. Sa 1,000 pala, pwede ako mag-shift. Oo, no? Ang mura pala ng happiness. Grabe. Buong araw ko nun, saya ko. Yeah. Yeah. At siya ako doon sa story mo, bro. Ako din eh. Kinigilabutan pati ako. Na... Totoo. Money can buy happiness. Tsaka, normally yung mga pamilya na nag-aaway, mag-asawa, pera ang dahilan eh. Oh, kakulangan ng pera. Most of the time. Yeah. Kakulangan ng pera. Sa gano'n siya kasaya maghapon. Oh. Damay yung lahat ng customer niya. Oh, ripple effect ni. At pag-uwi niya sa bahay. Oh. Saka yung saya ko na, alam mo yung, stress ako ngayon, pero na-realize ko, hindi, I'm in a good space pa. Good problem tong problema ko. Nasa Porsche ako eh. Oo. Nakakapagbigay ako. It's good to have this feeling na, you are still able to give. Yeah. Because giving starts the receiving process. Yeah. Totoo. Yeah. So, no wonder bro. Yes. Successful ka. Blessed ka because this kind of attitude, character, yung heart, mindset, puso mo. Grabe yung heart.
integrity, napakaganda niyan. Mm-hmm. Talagang yan ang puhunan natin sa buhay. Mm-hmm. Yan ang puhunan natin, pangalan natin. Mm-hmm. Huwag mong sirain. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi pag meron ka niyan, madaling i-build yung wealth. Mm-hmm. 'Di ba? Sirain mo 'yan, manloko ka ng kapwa. Andaling maubos ng pera. Oo naman. 'Di ba? Tsaka hindi ka masaya at the end of the day. Yeah. Yumaman ka dahil nanloko ka. Ang sarap diba? Ng mayaman na kada may makikita ang tao. Tapos kilala ka rin, nakangiti sa'yo. Oy, kasi natulungan mo. Alam mo yung parang hindi ka takot. Natago. Yung pag may kumatok sa'yo, pag bukas mo ng bintana, alam mo magte-thank you eh. Solid. It's good to live that kind of life. Yun yung buhay na gusto ko. Ito, itong ganito. Ito nga, ilang oras tayo ngayon. Ilang oras biyahe ko. Pero ang thinking ko, it's not about my effort lang eh. Lahat tayo dito nag-spend ng time. Correct. Lahat tayo dito nag-share ng value. Correct. And more importantly, ilan ang makakapanood. Correct. Oo naman. Yun eh. Ilang taon to sa social media. Kung hindi nyo to i-delete habang buhay na to. Who knows ilan ang makakapanood na makatutulungan natin dito. Yun lang yun eh. Na nasa pinagdadaanan niya na katulong tong content na to. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. And of course, yung respect. Totoo. Mababa ka, rock bottom ka, or nasa tugatog ka ng tagumpay mo, huwag mawala yung respeto mo sa ibang tao, sa lahat, sa magulang mo. Yeah. Ultimate. At lalo na sa sarili mo. Pag nawala na yan, wala. Sino pa rin respeto sa'yo kung ikaw mismo hindi mo na-respeto sa sarili yes. mo? Self-esteem mo, wala. Hindi ka makagalaw, di ba? Grabe, MJ, sobrang solid nito, bro. Sobrang maraming salamat sa iyo. Sobrang maraming salamat. Napakadaming sobrang the best nito, guys. Tsaka sobrang timely nito ha kasi kami medyo nasa point kami ngayon na nagre-reset kami, yes. Nagre-rebuild kami. Apektado kami ng mga nangyayari sa mundo, leadership, business and everything. So itong mga nakuha namin sa iyo, sobrang laking impact nito, bro, na mabauni namin. Moving forward. Kami mismo na host dito sa podcast. Natuto eh, no? Ang dami namin parang nakuha. Inapuyan yung puso ko. Na-excite ako ngayon. Naging passionate ito. Kasi kung itong pinagdadaanan ko, good problem pa to. Kung medyo, kasi yung growth naman, di naman yan steady na pag ano lang. Pakaswerte mo sa buhay. Kung ganun ka talagang, para siyang, alam mo yun, stock market or heartbeat na taas ba eh. Up and down. Hindi naman kami bumagsak ng rock bottom ulit or negative eh. Medyo tinapik lang kami ng konti. Pero hearing from you, no, paano namin to i-approach, magbabounce back. Exciting. Sobrang exciting. With all of this perspective that you've shared, the mindset, the outlook, solid pare. Maraming salamat sa'yo. Sobrang solid. Alam ko, MJ, sikat na sikat ka sa social media. Yan. Putok na putok ka. Mainit ka, TikTok, Facebook. Pero sa mga, kung meron man na hindi pa nakakaano sa'yo, nakakakilala sa'yo, saan ka ba nila makikita? Yeah, so YouTube natin is Facebook. Facebook. YouTube natin is MJ Lopez. Yan. Facebook, MJ Lopez. TikTok, MJ Lopez. Instagram, MJ Lopez. But if you want like a longer video, pure lesson sa YouTube, meron po tayong Principles by MJ Lopez. Yan. Yun din po yung podcast natin sa Spotify, Principles by MJ Lopez. And soon, we will have more shows and maybe in the future, sila naman ang iimbitahan ko. Sana. Yes. Sariling so, show. Yeah, excited. Very exciting kasi yeah, kasi meron na tayong ganito, meron na tayong babalikan. Ang sarap lang nung gantong moment. For me, no, we are not just creating eh. We are documenting right now. Because who knows, kailan ako uupo dito ulit, kailan tayo makikita-kita ulit. Yeah. At ano nang buhay meron tayo. Totoo. Who knows? Yeah. Yun nakaka-excite. Maraming salamat MJ. Maraming salamat sa'yo. Solid. Guys, kung gusto nyo mga ganitong klaseng content, follow nyo kami sa TikTok, Facebook, Instagram, and Spotify, YouTube, at Timawa Podcast. At kung gusto mo maging part ng community namin, meron kaming community sa Facebook called Men's Self-Improvement. Yeah. No, dyan, makakachigan mo kami, makakausap mo kami, kung may gusto kang topic, suggest mo dyan para gawa namin ng content. At the same time, no, kung marami kang natutunan sa episode na to, comment mo yung mga biggest learning mo dyan. No, kasi gusto naming basahin yan. No? Gusto naming makita, nakakataba ng puso yan. At i-comment mo na rin yung word na value. Yeah. No, kasi isa-shoutout ka namin sa aming next episode. Video. Aming next episode. Yan. So again, maraming salamat MJ. Thank you guys for listening. Mahabang episode to. Pero solid. Sobrang solid nito. Grabe, napakasaya. I hope and I'm sure marami kayo natutunan. So see you again guys in the next episodes of Timawa Podcast.